Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating Farmer's Talk. Ako po si Miss Annie Gutierrez. Yes, Annalisa Sabacher po. Magandang umaga. Good morning. And WBA, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning WBA at sa ating po mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, of course sa Ibayong Dagat. Sa araw po na ito, mga kaibigan, ay ating pong tatalakayin ang isang napakahalagang issue. Ito po ay concern ang ating mga nag-aalaga ng iba't ibang hayop, hindi lang po baboy, kundi kasama na ang manok, baka, kambing, ducks or itik, yes, at saka manok. Pero dahil sa ating pagninegosyong ito, minsan po ay sabihin na natin nakakaapekto ang ating operasyon at pagkita sa environment, yes, at sa ating kapwa-tao. Mm-hmm. Kaya po, minabuti ng ating Farmer's Talk na talakayin ang ukol sa issue ng mabahong amoy. Kaya po, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mabahong amoy ng farm. Sa inyo pong screen, nakikita nyo ang karaniwang dahilan ng pagpapasara sa farm. Unang-una po dyan, mabahong amoy na galing doon. Yung mga mali at hindi maayos sa tapunan ng dumi at ihi. Of course, ang ingay, kasama yan sa nire-reklamo. Minsan napapasara talaga ang farm dahil dyan. At higit sa lahat, yung maraming langaw. Mm-hmm. At isa dyan, minsan, ang kalimitan kasi, lalo sa probinsya, Nebese, mga napunta ko, Batangas. Kalimitan dito sa mga may alagang hayop na mga baboy na ito, itong ginamit nilang pagpapaaral sa kanilang mga anak ng kolehiyo. Marami, biruin mo, may nakilala ko doon, limang inahin lang na patapos niya yung apat na anak niya sa college. Mm. Tapos mga first class na eskwelan, may medicine pa, nakapagpagawa pa rin sila ng bahay, nakabili ng sasakyan. Yun. Pero kung nung recently nakausap kami, namumroblema sila dahil matatanda na nga naman sila, yun ang hanap buhay nila, naliliba. Kaya lang, may problema sila ngayon sa barangay, sa local municipal. Gawa nung amoy, mm-hmm, at nung mga langaw na inireklamo ng kapitbahay. Yun. So, kasi nga yung sinasabi natin karaniwan dahilan ng pagpapasara, kung tutuusin po, pwedeng isa-isang dahilan yon or to sum it all, lahat yon apektado. Oh. Na yung sabi nagiging dahilan ng pagpapasara. Oh. Pero magsimula po tayo sa tanong na paano susolusyonan ang mabahong farm para hindi maireklamo o maipasara. Oo. Oh. So yan po ang ating po namang hahanapan ng solusyon sa araw na ito ng Sabado. Magsisimula po ako sa tanong sa ating mga kasamahan dito, kailan mo ba masasabing mabaho ang farm? Ayan. Ayan. Si Miss Anna, ano, yes, po ang inyong opinion dyan? Masasabi natin, syempre, yung talagang medyo kahit malayo yung farm, nasa gate ka pa lang, amoy na, saka dumaan ka pa lang. Medyo natikit kasi yan sa unang-una yan, natikit yan talaga sa buhok. Kasi na-experience ko yan. Kahit medyo malayo, dumaan ka lang, amoy mo yung buhok mo, amoy talagang dumi ng hayop, lalo na yung baboy. Parang kang galing sa loob. Saka sa damit. Lalo, sa damit din. Matikit. Okay, yan. Good morning, Sir Dave. Good morning, ma'am. Pasensya na. Okay lang po. Po tayo. Good morning sa mga ka-partners at good morning po sa ating mga viewers. Okay, kahit kararating mo lang, Sir Dave, tanongin kita. Yes, ma'am. Kailan mo masasabing mabaho ang farm? Kasi yan ang ating pinag-uusapan ngayon. Ganito, sa experience ko po, pag nire-reklamo na ng barangay ang farm mo, kahit medyo malayo yung farm mo, kunyari around 20 kilometers away, tapos nagre-reklamo yung mga kapitbahay, yung barangay, yung asawa mo mismo, kasi galing ka sa farm, pag-uwi mo, kumakapit sa'yo, eh, katulad ng sinabi ng Miss Anna, yung po masasabi mabaho po ang farm. Yung pag marami na nagre-reklamo. Oh, okay, si WBA, tanongin natin. Mabalik lang ang sinabi ni Miss Anna. Si Anna. Miss Anna. Yung ang dumidikit na amoy ng ano, sa box. Ano. Pero ako sa damit lang dumidikit yung amoy ng baboy. Kasi iba pala yung sakin. Pero wala, experience ko talaga. Kasi, hair kasi. Kasi I am no hair anymore. Kaya walang dumikit. Kaya. But kidding aside, when do you consider na mabaho ang farm? Well, isa yun. Sabihin na natin, Sir WBA, hatiin mo from the point of view ng nag-ooperate ng farm at from the point of view ng hindi, yung na-resident, salimbawa. Yung mga resident, definitely, maamoy nila, miski malayo. Sa amoy lang. Yung may-ari ng sa ilong. Dahil naiinom
sila. Okay. At saka, alam mo, yung, ba, minsan itatago pa ng farm. Hindi, walang sakit. Alam, pag naamoy mo ang kanilang farm, eh, malansa, sigurado may sakit ang mga hayop doon. Sayang. Okay. Ang next na tanong natin dito, alin ba o ano ba ang nagpapabaho kasi sa farm? Mm-hmm. No? Miss Anna? Yes. Unang-una yung kinakain. Kinakain ng... yung feeds. Ng feeds. Ah. So, syempre, yung dominant. Feeds or kanin baboy. Oh, kanin baboy. Yung sobrang pagkain ng baboy. So, ang dami nilang dumumi. Kasi, syempre, yung mga undigested protein, andon yan eh. So, yun ang isa nagpapaamoy sa dumi ng baboy. Mm. And then, yung management, hindi masyado nalilinis. Yes. Yung mga basura. So, maraming factor. Kung ba, yung mga ihi, isa rin yan. Yung nagpapabaho. Ma'am, isa pa, katulad sa labi ni Sal, pag napansin niyo, bakit ang native pagka gulay-gulay lang kinakain? Ganun ka ba? Ah, ganun ba? Yeah. So, yung mataas ang protein content na pagkain ng baboy na nakakatulong sa ating mga alaga para lumaki yung baboy na mas mabilis at maganda yung pagkain. Oo, oo, oo. Ito yung mga undigested protein na pag dumabas, yung pinangakot. Kumbaga, expect mo na talagang yun ang nagiging sanhi ng amoy. Yun nga. Pero yung nga po, yung, kaya nga po sa tulong ng technology ng Atovi, napaprocess na yung mga protein para mas lalo ma-absorb yung livestock kaysa yung inputs mo, yung output lang na... Okay. Sir WBA? Alis, at saka yung, sa totoo yung amoy ng inyong farm na yan, eh, puhunan nila yan. Pera nga, sabi nga nung iba, no? Oh. Amoy pera yan. Oh. Oh, yung yan. Amoy na yan, yung, actually, pag mas mabaho yung farm mo, mas marami kang nasasayang na puhunan. Kasi yun yung... Ah, yun ang indication. Ako, take note, ha? Ganun pala yun. Kasi yung undigested protein na hindi na i-convert sa karne, sa itlog, yun, hindi na i-convert. Yun yun. So, tumatapos lang yun. Mm-hmm. Kasi hindi, although ba yung animals, hindi naman siya nakakasakit, kaya lang opo. Yung efficiency niya to for conversion, opo. Maliit, mahina. Mm-hmm. Okay. So, napapag-usapan din lang yung mga feeds at saka yung ating saan nang gagaling yung baho. Siguro, pwede nating i-pinpoint dito mga partners. Alin kaya sa mga alaga nating hayop ang mas nakakapag-produce sa kanilang dumi ng matinding baho? Para sa akin, sa studies din, ang baboy, samahan mo pa ng manok. Yan, dalawang yan. Dalawang yan. Kasi ang dumi ng baboy, ang siyang pinakamaraming ammonia. Ah, dahil nutritionist nga pala itong kausap natin. No? Lalo na kung ang pinapakain natin, syempre, ang commercial feeds, yung mga, may mga synthetic additives, mga minerals, lalo na yon isa doon sa nagpapadami ng ammonia level. Ng dumi, ng baboy. Mm-hmm. Okay, so kung baboy pala at saka manok, expectedly, yung ibang farm, hindi masyadong, umaga, yan ang top 2. Yung pinaka-top 2. Yung baboy. According doon sa mga nagtatrial o doon sa mga experto. Sa mga ducks ba, may mga nagre-reklamo ba, mabaho yung ducks, yung ano nyo, farm nyo, yung quail, yung yes, baka. Meron. Meron din? Meron. Yes, Pugo. Pugo. Mm-hmm. Pero talagang dahil lang siguro sa marami ang nag-aalaga ng baboy kaysa sa pugo, ano? What do you say? Pero sa metro area po, patulad dito sa Mimuntin Lupa area, may mga dog lovers na nag-aalaga. Marami, may 40 aso. Ah, okay. So, hindi lang farm. Hindi lang farm. Dahil na ihi ng baboy, may tapang yun. Dahil na kunyari, pag sinabi natin, nanganak na yung aso babae, ayun, iba yung amoy. Ay, ganun ba? Saka din yun, dahilan din yun kung ano yung pinapakain doon sa mga doggy. Kasi may mga minerals din na nilalagay yung mga ibang manufacturer. So, yun nakakabaho talaga ng dumi ng aso. But sinasabi nila na mas ano mas matindi daw yung bagsik ng ihi ng baboy kaysa sa dumi? Is it true? Yes. According doon sa mga ito, business one to. May kasi figure ito. Kasi sa mga nakikita natin, nagpupunta tayo ng mga farm na hindi pa nagagamitan ng technology, talagang super. Kasi parang makikita mo, mas mapanghi talaga yung kanilang ihi. Mm-hmm. So, yun nga ma'am, din napansin namin, bakit mas matapang yung ihi? Inisip tayo, baka mamaya kinulang lang sa patubig. Okay. Para may cleansing. Para nalabas yung dumi niya. Mm-hmm. Iba talaga pag... yung dumi, na process na, may konti pa rin sa
ginagawa lang namin, tinatapangan namin yung ato. Ako, isang opinion ko naman yan, yung kamay ng ihe, dumi, depende rin sa raw materials na ginagamit. Ah, yes, kasi nung araw, natatandang ko, ano, hindi naman ganun kabaho mga amoy ng dumi ng baboy nung araw. Compared yung ngayong mga millennials na, kasi mas marami yung mga chemicals. Alright. Yes. Magkaiba ba talaga ang formulation ng araw kaysa sa ngayon? Oo. Marami. Kasi yung mga panahon noon, sabi, kasi hindi pa naman natin naabutan yan. Yung marami kasi mga synthetic additives. Ano yan? New gen ka tapos si Sir W. Bay. Ano po? Millennial. Hindi. Kasi sa pagbabasa natin, sa pag-research natin, wala pa yung mga amino acids na nilalagay, yung mga synthetic antioxidant. Kasi isa rin dun yung sa mga nakapapabaho. Tapos yung mga iba pang ingredient na mga byproduct na inilalagay doon sa mga commercial foods. Ayan. Ngayon po, dahil sa dumi, baho ang ating pinag-uusapan, pasensya na po sa mga kumakain at nagluluto, ano? Itatanong natin kay Sir WBA. Gaano po kadelikado sa inyong pananaw, sa kalusugan ng tao ang naamoy na ito na dumi? Amoy lang 'to eh, nakaka-apekto ba 'to sa kalusugan ng tao? Your mic, sir. Kung nasa open air ka, wala naman masyadong effect yun. Huwag lang yung enclosed kasi. Kasi... Are you referring doon sa mga tao lang sa loob? No, halimbawa naamoy mo nasa highway ka o open air, yung air ay labas-pasok sa farm, dadadala sa'yo. Mm-hmm. Okay lang yun kasi may supply ka pa ng oxygen. Nadideplete. Yes, nadideplete. Mm-hmm. Pero kung naka-contain ka, halos majority na naamoy mo, very hazardous yan kasi sa occupation yan. Ah, okay. Saka, pwede rin na, halimbawa, yung methane, ano, without the consciousness ng ano, nagpo-produce na pala ng methane, contained, kung may nagkamera ng konting ignition, pwedeng, ano yun, magsilaw, sumabot, Mamaya, i-explain pa natin dito sa ating, sa tulong na ating mga partners, ano, kay Sir WBA, si Ms. Anna, tsaka si Sir Dave. Yung tungkol sa methane, ano, na how does it affect dun sa ating environment, the universe, of course, the tao and the hayop, ano. Ngayon, pupuntahan ko si Sir Dave bilang isang businessman, how do you prevent at this moment kung ano yung ginagawa mong sistema para ma-prevent po na hindi ka makapagdulot ng baho sa paligid dun sa mga inaalagaan? Okay, yun nga, sa tulong nga ng Atovi at dun sa demo farm at sa mga kliyente ng Atovi na gumagamit. Hindi. Meron ka bang ginagamit na sistema? Ikaw ba naglilinis araw-araw? Nagkukolekta ba kayo? Yung management, kasama na yun. Farm management. Yung twice a day ang linis, morning and evening. After yun, naglilinis tayo. Kasi pati kainan na, nililinis tayo yan. Kasi sometimes yung dumi, hindi lang nagagaan, yung amoy, hindi lang nagagaan sa dumi. Sometimes nasa pagkain din yan. Opo. So yung mga ibang gumagamit ng kanin baboy, syempre napapanis, sumisingo yung amoy, tatawag ng langaw, iniiwasan natin yon. So yun nga po, dilinis ka, pinapaliguan mo yung mga alaga mong baboy. At the same time, yun nga, gumagamit kami ng Atovi. Technology. Yung technology ng Atovi technology. Para, number one, kasi yung target ko, hindi naman mawala yung amoy. Naging bonus na lang talaga yun. Yes. Target namin, ma-maximize at ma-utilize ng tama yung inputs na pagkain ng mga baboy. Kaya yung Atovi, malaking bagay talaga yan. Check nyo sa YouTube, sa website, makikita mo nyo po doon yung testimonials ng mga users ng ato. Okay. Ayos, kung sa tao may epekto na nababawasan pala tayo ng oxygen, ano? Nakakakapos tayo ng hininga. Di yung mga hika, hindi umuobra dito? Totoo yun. Possible yan, ma'am, kasi ang tawag nila dyan yung mga greenhouse gases. Further, i-explain sa atin yan ni Sir WBA. Sir WBA, sa hayop, may epekto rin ba yung mismong dumi nila na inilalabas kung halimbawa wala naman tayong technology na ginagamit? Your mic, sir. Actually, meron din. Lalo yung, ano ba, yung ammonia, no? Kaya di ba yung ibang mga farmers, ginawa nila yung broiler nila, kailangan mas mataas saka open air. Para madrive yung ammonia niyan, hindi yun yung maamoy nung mga manok. Kasi pag ina namin, mamamatay yun. Tapos, kakameron sila mga respiratory problem, yan. Ganun din sa ibang hayop, like say sa baboy, ganun, pag mataas din ng ammonia, kung tayo nga, pag matas, naluluha nga tayo. Opo. So, nakakapagdulot pala talaga ng ano yun. In addition din to that, opo. Kasi yung hindi lang ammonia, yung na-produce doon sa mga dumi, kahit yan yung poultry or baboy,
meron kasi nagpo-produce siya ng carbon dioxide, methane, at saka hydrogen sulfide na nakaka-effect sa ozone layer ng buong mundo. Mm-hmm. So, hindi lang to, pangkalahatan na yes. to eh. Mukha po nga pinag-uusapan natin mga kaibigan, kala nyo mabahong amoy lang sa paligid ninyo, yes. no? But it also affects yung kalawakan na, the universe, the ozone layer. Yes, kaya nagkakaroon ng climate change. Mm. Yan yun, isa sa mga nagiging factor. Yes. Actually ngayon, kaya naging issue yan, ano, yung green gas yes. effect. Opo. Itong mga pollution, yung mga farms, CO2, ganyan. Mm. Kasi talagang matindi na. Kung mapapansin yun, nung dating tag-ulan natin, talagang tag-ulan. Ngayon, tag-ulan na, tag-araw pa rin. Sa disyerto, talagang nag-isto dyan, umulom, bumaha pa. Kaya nga, ang dami mga changes yeah. ngayon. So, kumbaga, no, yung protection natin, yung ozone layer, talagang manipis na. In fact, may butas ng araw. Opo. Kaya ganun. So, kung hindi tayo gagawa ng paraan, magtanim ng maraming puno, at gumawa tayo ng paraan dito sa mga alaga nating hayop, eh ang population ng tao ang taas-taas eh yung ating lang pagpapart sa Tagalog yan ay pasintahin pa yung utot. Opo. At saka yung mga baka malakas yan yes. yung malakas producer. Na ano eh overpopulated na tayo yan. So mm-hmm. mas na-accelerate natin. But so isang pwedeng gawin natin pagtulong dito magtanim tayo kasi okay. yun ang kailangan nila tapos makapag-release sila ng oxygen na kailangan naman ng tao. Opo. Kailangan talaga teamwork. Yan. Yes, so, you have something. Ano yun, parang domino effect. Meron kang input. So eventually kasi lalo na yung mga waste, magkakaroon ng chemical reaction niyan. Mm. So, mamaya discuss po natin yung yes. yung mga naging results ng yes. dumi na hindi proper management yan. Para maliwanagan lang. Yan. So, ayan na po. Magsisimula tayo dito sa pagtingin sa screen. Nakikita nyo po sa monitor, ayan, ipakita natin sa monitor, masyado makintab yung ating ilaw eh, no? Pero, somehow, nakikita nyo yung tapon ng waste, ano ho, nasa ground. Ito po ay mula sa dumi ng baboy, yan. Yeah, ganyan po natin itinatapon yung dumi ng iba nating farm, no? Oo. So, kaya tuloy ang concern ng ating mga authorities at saka ng buong mundo na rin, is unang-una anong epekto? Sir WBA, anong epekto niya per se dito lang sa picture na ito na naitapon sa lupa ang dumi? Well, marami yan. Buti nga sana kung dumi lang ng hype yun eh. Minsan yung iba yung sa tao, yan na rin nila pinagdadaan. Opo. Well, maraming epekto yan kasi saan ba tutuloy yan? Kung yan konektado yun sa dagat, sa ilog, magkakamera yung pollution. Oo. So, doon din yung mga bad bacteria na bah, nag-swimming tayo. Kaya yung potable water natin, hindi na natin mainumin. Panay may distillation tayo, water station. Uh-huh. Kasi nakukontaminate na lahat. Okay. Kaya ang sakit talaga, napakarami. Iba yung strain. Kasi careless na rin ng tao. Ayun. Hindi proper disposal. So itong maling disposal ng waste ay nauuwi sa mga parang problema natin sa ground and surface yes. water. Oh. Contamination. Yeah. Oo, gawa ng hindi lang yan, kung mapapansin nyo. Dati noon, no, the old, yung old, ano, no, during yung unang panahon. you're very careful now, ha? Oh, hindi. Nababasa ko lang sa libro. Opo. So, noon, yung mga kanal na ganyan, makikita mo, malinaw ang tubig, malinis. Mm. At kung saan yung daanan niya, andun yung mga malalago, yung mga gulay. May isda nga, di ba? Oo. Eh ngayon, yung dinadaanan niya, kita mo, ultimong dam mo nga, hindi mabuhay-buhay. Samantalang kung tutusin, pataba na dapat yan. Supposed to be. So, the big question mark is, what are the contents of yes, that? Yes, yun nga, no? So, ganyan po natin itinatapon, some of those farm, ganyan ang ginagawa. At mas madalas yan, mga backyard yan. Backyard yan. So, katulad yun sa may saging niya, kita mo, dati nang pag may ganyan, maganda ang saging. Oo. Maraming ano diyan, mga kamoting ka. Ayun, no, naninilaw, mamamatay na nga. Isa na lang. Okay. So, kung yan ay sa backyard, ano, meron ding nangyayari doon naman sa mga malalaking commercial farm. No? Ito naman, dinadaan na nila mismo sa imbornal. Ano tawag diyan? Drainage. Okay. So, ano opinion nyo diyan sa nakita nyo na yan? Ma'am, pagka ganyan yung itsura ng treatment nila kung paano na i-manage, mm. Mag-expect sila papasara sila.
Ayun. Kahit nagbibigay ka ng livelihood sa, nagbibigay ka nga ng livelihood sa mga tao sa paligid mo. Yes. Ang next concern doon, yung health naman ng tao sa paligid mo. Mm-hmm. Kasi, porque hindi, katulad sa LPG na, yung gusto natin sa bahay, talaga may element na nilalagay doon just to produce odor. Hindi naman po siya masama, pero kailangan irritating siya para alam natin kumilig. Pero pag ganyan scenario, may waste talagang involved. Uh-oh. Baka sisihin ka, uy, tubig namin, akong dami, kaya may bias. Yung hangin namin, ako, yes. Saka minsan, hindi niya napapansin. Minsan, may naamri kayong ganyan. Tapos may amya, sumakitan dyan yung silikmura kayo. Anong nangyari naman? Pumasok na bakterya sa'yo? Because of the gases. Gas. So, kadalasan ng mga malapit sa ganyan, acidic siguro ang sitwasyon. Probably. Pwede rin maging basic sila kasi masama din yun. Kailangan talagang balance. So, okay. Hindi lalalaman ng mga tao yan minsan. ba't sila nagkakasakit? Nasa probation na sila. Take a look at the proper disposal ng mga waste nyo. Yung mga kayo. And then, bakit dati no, malakas ako? Ngayon, ano? Ano na ba na naamoy mo dyan? Marami ka pa bang puno dyan? May oxygen ka pa bang supply sa sarili mo? Oo nga. Hindi ba ang mga halaman naman nakakatulong para ma-filter ang air? Pero kung wala kang... In respect sa nakakatulong. Hindi ako na lang. Kasi po ano, dapat balance. So, mag-supply ka ng carbon dioxide, dapat may mag-absorb ng carbon dioxide. You're coming from the sa tao, sa hayop, sa paligid. Tapos, in return, maglalabas naman yung ating mga halaman ng oxygen sa tao. Biology, no? Saka hindi lang yun. Yun nga sinabi ni WBA, kulang na kasi yung mga puno. So, makikita natin, lalo na yung area na... paano eh? Sinisibak ko, pangkain din eh. Palayan lang. So, hindi siya, hindi sapat. Sapat, yes, hindi sapat. Okay. Kung kanina, nagpakita po kami ng ilang pictures sa how natin, paano natin itinatapo ng dumi. Ang ibang bansa, paano naman kaya? Mm-hmm. No? Sa atin po mga pagsasaliksik, lumalabas po na marami silang method, no? Isa dyan ay kinokolekta nila yung dumi, tapos pag holiday, imbakin muna nila yon, tapos pag holiday, tsaka nila nilalagay sa field. Ito yung pinakamasaklap na paraan ng iba. Hindi ko nababanggit ko anong bansa, but ito ilog, itinapon lahat, pati yung baboy, piste, yung napiste. No? Source natin ay internet. And of course, meron din po silang ginagawa na compost. Mamaya papakita natin dyan na parang alam ko kung saan niya, gawa ng dike. Ganun ba? Ito naman ay sludge. So, gumagawa sila ng compost. So, iniipon nila, ginagawa nilang compost. Pero yung iba naman, powder form, pag holiday, walang tao, yung ayaw nila maka-apekto. Okay, ito naman sa Ontario, Canada yon, tsaka nila nilalagay sa field. Okay, dito naman tayo sa Philippine setting. Mga traditional o nakasanayan po nating paraan. Ito medyo blurred lang ng konti dahil lumaki. Di ba, gumagawa tayo ng hukay. Oo. At doon natin itinutuloy ang dumi. Oh, gano'ng ka-ano yun, ka-popost muna natin to. Gano'ng ka-delikado, safe na ba yun? Yung ating nakakasanay na humuhukay tayo ng lupa, doon itinatapon, tumutuloy ang dumi. Sabi kasi gano'n daw ang gawin eh. May nagsasabi nun. Actually, safe na yan. Katulad ng walang iniwan yan sa Poso Negro natin. Okay? Kailangan lang may singawan para yung methane nga sumingaw doon pag nagde-develop siya ng gas. Wala naman. Kaya kailangan yan, kumari nga 3 stages eh, para yung dumi mo, mapipilterin doon. Yung mag-o-overflow siya, yung sedimentation, hanggang medyo lumilinis. Tapos, at the end, dapat meron kang mga beneficial bacteria to neutralize. Ayan, pag-uusapan natin yan, ano? Okay. Now you see sa ating monitor, simpleng biogas setup yan ng kaibigan natin, si Capio Rodriguez. We start with that simple setup na may mga drum, may sludge na kukolektahin, tatapon doon sa loob, pagkatapos yun na, makakapag-produce ka ng isang panluto lang ng kanin, sabi nga ni Capio. Pero may malalaking setup ng biogas at dito sa bansa natin, mukhang isa yan sa nagiging solusyon
na kinlasify din natin as traditional. Okay, tanungin natin si Sir Dave, from the viewpoint of a businessman, anong pananaw niyo po sa pagsiset-up ng biogas as a way na ma-reduce yung amoy na nilalabas sa farm? Okay, number one, wala pong masama gumawa ng system ng biogas. Yes. Actually, maganda pa yan kasi these are clean fuel, green fuel kumbaga. Hindi natin kailangan maghanap ng mga yung sinasabi ng fossil fuels para Opo. Sunugin. So ito, natural, nagiging natural din siya, pero may assistance. Dapat nga lang may management at may guidance. Kasi ma'am, ganito yan. Opo. Ito ang sources ko, internet, tapos nireview ko, tsaka nababasa na rin po talaga. Ang methane gas or yung biogas, these are green fuels na nagpuproduce ng heat. Yung nga po, good for cooking, transport. So ibig sabihin, pwede sa mga sasakyan. Tapos power generation. Totoo po yun. Ang hindi lang maganda po sa methane, para maging may idea lang po ang lahat, ang methane po is 23 times worse sa carbon dioxide. So dapat po, may proper procedure kung paano nyo i-release yung methane saka paano nyo i-treat yung methane. Okay, ngayon po sa mga nagsiset up po ng biogas, may dalawa po kasing procedure ng pag-digest ng mga manure. For example po pala, magbibigay ako isang example ha. Ang kalahating key, almost half kilo na dumi ng baka, magpuproduce yan ma'am ng, wait lang po ah, magpuproduce din siya ng 28 liters ng fuel. Oh, may procedure yon, hindi automatic yon. Mm. So may kocompost as pinapasingaw. Okay. Opo. Bigyan ko po kayo ng idea dito po sa, excuse me, yun nga po yung sa procedure kung paano yung digestion. There are two process ng digestion para ma-process yung ating manure para maging biogas. Yung isa po yung in layman's term yung no oxygen involved, ito po yung nilulubog. Oh. Yung isa naman po with oxygen involved, ito po yung continuous tayo nagfi-feed ng manure sa ating digester. Ano po problema sa mga ganyan? Yung iba kasi gusto nila, hindi, kailangan magganito ako, mag-biogas setup ako. May cost po involved dyan. Yung mga katulad po nung nakikita yung sa monitor, yung mga DIY po, okay din po yan. Yung mga binibili lang po, tamad na ako mag-isip, bibili na lang ako. Ma'am, ang lumalabas dyan, nasa around 12 to 15,000 per cubic. Ha? So kada drum, ilan yan? Gano'ng karami baboy mo? Kasi mapupuno yan, tapos lalabas mo rin yan. So medyo malaki yung kapital. Kailan ka ngayon makakabawi? Sa side naman po na nag-aalaga ng hayop, especially sa baboy, ano po ba negosyo natin kasi? Kasi pag gumamit po kasi tayo ng Atovi, sorry, papasok ka lang po yung Atovi. Pag gumamit po kasi tayo ng Atovi, nawawala po kagad yung amoy. So bumababa yung pagpuproduce yun ng methane. Kasi ako, sa business ng pag-aalaga ng baboy, iwi-weigh ko kasi po eh. Ano po ba mas importante sa akin? Yung walang amoy yung dumi ng baboy ko para tuloy-tuloy yung pagnenegosyo ko ng baboy o magpuproduce ako ng methane. Na kung saan, sa aking palagay lang po ah, nakakatipid lang po ako sa pailaw. Nakakatipid ako sa pagluto-luto lang ng pagkain. Kaya ang negosyo ko po kasi pagbababoy. Oo. So, yun po. Oo. Kasi lumalabas na isa nating paraan to, di ba? Para, hindi naman natin masisiba nating kababayan na yan ang naisip nilang paraan. But then, yun nga, nabanggit mo na totoo yon na minsan baka tayo naliligaw na ng ating truck. Uh-huh. Ano ba talaga yung gusto mo? Yan ang tanong eh, no? Yung kumita ka sa, mag-concentrate ka sa piggery mo, for example, kung piggery yan, tapos kumita ka, palakihin mo, palawakin mo, or mag-produce ka, mag-negosyo na ka mag-produce ng gas. Uh-huh. Di ba ganun yan, Sir WBA? So, yes, actually, tama yung sabi ni Dave. It's a matter of if you are in business sa piggery, ano ba yung priority mo? Kumita ka sa piggery mo o makatipid ka sa biogas dahil may libre panluto? Nakakatipid ba actually sa gas or mas okay pa na bumili na ako ng gasol? Actually, para sa akin, mas matipid pa kung bumili ka ng gasol kasi investment-wise, malaki. Ay, mahal yung mga gas, bubuin mo na yon. Oo. Kung ang habol mo lang ay yung pang sarili mo, actually, imposing ng tao, pwede na eh. Huwag ka lang gumamit ng chemicals para huwag mamatay yung bakterya. Ito, makakagawa ka na ng gas. Actually. Pero, ang totoo niyan, kung ikaw ay masayalang kang tao, papasok din ba sa iyong bakterya? Hindi naman. Kaya lang, siyempre, kung hindi ka sanay,
Pangalawa, kung may generator ka, run ka ng methane, nakatipid ka sa fuel, but the maintenance cost is high. Mm. So you have to weigh. Kailangan natin timbangin kung ano ba talaga. Kung halimbawa ako, ha, personally, may alaga akong baboy. Ngayon, para makatulong doon sa aking ginagawang pag-concern ko doon sa tao na hindi ako makapagdulot ng baho, gagawa ko ng biogas setup, kahit simple lang. Siguro tama na to. Hindi ko na kailangan palakihin ang palakihin na masyado ng investment ang nailagay ko doon sa setup. Although, yan sa biogas, yung mga effluent yan, yung mga lata, pwede mo nang gawin na pataba. Kaya lang, sa totoo, yung physical appearance yan, medyo maaano ka rin yung liquid kasi maraming papasok sa isip. Sludge, oo. Pero kung yung conventional ka lang, halimbawa, dumi ng baboy, nagamit mo ng technology, kahit hindi mo decompose, pwede mo nang gamitin. Fertilizer. Okay. Yung ihi niya, wag mo itatapon kasi may value. Magagamit mo na rin. Urea. Okay. Ano, kumbaga, no, dun pa lang, ano na, maraming, kung sobra naman, pwede mo na i-dry, screen mo para maganda lang presentation, ibenta mo as fertilizer. Okay. So direkta na, tatanungin ko kayo isa-isa kung anong opinion nyo. Paano yan? Eh, nagpipigiri ako. So, may biogas ako. Naisip ko mag-Atovi sa para makuha ko yung ibang pakinabang mula sa Atovi. Alam ba, magandang meat, hindi ba? Mas magandang FCR. Example lang yun, just to name a few. Eh, kaso may biogas setup ako eh. Paano yun? Anong masasabi mong payo dun sa may biogas setup na gano'n? Ako, from my point of view, as a businessman, side ng business, iko-quantify ko kung magkano yung investment ko dun sa ano. Tapos yung return of investment, kung iko-condemn ko na yung aking biogas, kung talagang may social responsibility, concern ako sa environment, hindi ko ito pagbibili. Sisirahin ko na lang siya. Eh, paano ko napakalaki ng setup na ginawa ko? It doesn't matter. Kung ako eh, may concern sa environment, na alam ko ako ma-apekto din, and then yung mga future ng mga tao, I would rather condemn it. Tapos, dun ako pupunta, gagawa ko na ba yun sa dumi, tsaka mag-iisip ako kung paano ko magkakamayon ng innovation para maibenta ko, mabawi ko doon. Okay. Kahit mapaano yung investments ko sa setup. And at the same time, of course, yung kikitain ko pa ng mas malaki efficiency ko sa pagbababoy, syempre lalaki din yun. So marami rin ako matitipid, lalaki yung profit margin ko. And eventually, mababawi ko rin yun eh. Kumbaga, lumalabas kasi tuloy na ano eh, no? Na paano yan eh? Yung pera kong ipinuhunan, hinati ko doon sa biogas setup, eh, no? O ikaw naman, Sir Dave, ano naman ang opinion mo pag ganun? Yun nga po, kasi kailangan nyo nga po, number one, i-weigh natin yung ating pinaprioritize. May halimbawa, may ganyan ka ng setup, mas improve dyan ng konti. Yun nga po, maski okay lang siya, i-keep nyo na lang. Keep nyo lang. Keep nyo na lang. Although yun nga lang. Para pag may bisita siya, papakita nyo lang. Ano? Display, no? Hindi naman, yung i-keep ko na yung system, kasi instability ko na. Pero yun nga, mas papaburang ko yung pangangalaga ko sa aking alagang baboy kaysa yung makakatipid ako na... Sa gas. Sa pagluto ng sinain niya. Ma'am, by the way, mag-indag ko lang po pala. Opo. Yung nga po pala sa image na pinadala nyo, pinakita nyo kanina yung dalawang setup ng backyard farming. Yes. Yung iba naghukay-hukay lang. Opo. Hindi po ganun kasimple po yung hukay, tapos lalagay nyo yung dumi, tapos tatabunan nyo. Kasi nga po yung isang sinasabi ko po na non-oxygen na procedure yung digestion, ma'am, nagpo-produce to ng mga volatile fatty acids saka volatile organic acids. Na eventually, meron tayong phytotoxins na hindi po maganda sa halaman. In fact, plant poison po. Ayun, sinasabi nga ni Sir WBA na namamatay ang halaman. Yes. So, ganun po yung idea. Kaya may management po talaga dapat. Miss Anna. Kunting ano din, karagdagan dun sa sinabi ni Mr. David, yun yung sinasabing namamatay. Kasi may mga dumen doon na mga chemical, mga... May sangkap ang feeds. May sangkap ang feeds na very, ano doon, na minerals na nakakasira doon sa... Talaga? Sa plants, yes. Hindi nawawala yun? Hindi, kasi hindi kayang tunawin yun. Lalo na kahit small amount na sinasabing micro minerals. Opo. Dadaan lang yun, kasi isa sa mga, yun, na yung
yun nga, nagamit dahil para hindi masyado madumi yung amoy ng dumi ng baboy. Pero, nasasama din yun sa dumi at kung not properly disposed, masasama din yun doon sa mga, ayun nga, yung katulad na pinakita natin. Yes. Diba sa nalang itatapon? So, makukuha ng halaman yun, resulting na nakakasama. Yes. And then, how about yung isang sistema pa bukod pa sa baka may dadagdag pa kayo tungkol sa biogas. Okay. Yung probiotics, isa rin sa ginagawa nilang solusyon dito sa ating bansa traditionally yung paggamit ng mga good bacteria. Ano ang opinion nyo sa ganong sistema? Yes, sir. Well, ako based on research ano. Yung 'di ba yung iba ginagamit na fertilizer probiotic. Uh-huh. Actually, pagkakaalam ko kasi mga beneficial bacteria na yan, they were designed to break down saka extract yung mga natural mga vitamins, minerals sa compound. Opo. Tapos, so, yun yung gagamitin mong fertilizer. So, it depends kung ano ba kung ano yung pa-decompose mo sa kanila para mas maganda yung ano. But not actually the bacteria itself is the fertilizer. Mm-hmm. That's how I understand it based on research. So, kaya kung halimbawa, ba yung mga dumi ng baboy na yan, dinidecompose nyo, pwede nyo rin samahan pa ng mga ano, mga leafy vegetables yan eh. Maraming pa kayong pwedeng yan dyan eh. Tsaka yung mga entrails para mas ma-enhance yan. Ngayon, of course, still it is not balanced. Doon na lang kayo magdagdag ng mga chemical fertilizer sa fertilizer nyo. Huwag lang yung synthetic. Yes, Sir Dave. Ma'am, yung sa akin naman, sa pananaw na sa research lang din, syempre kailangan natin magbasa-basa, magtanong-tanong, para syempre kailangan natin yan. Yung sa part ng, yung nga po, yung sa probiotic, sometimes you need to use antibiotics. Pag nag-aalaga ka ng livestock, hindi po maganda yata pagsamahin ang pro at yung anti ng sabay. So may conflict. Ang isa pa po, yung pag nagpo-probiotics tayo, para sa ano po bang hinahabol natin? Yung amoy lang po ba nung dumi? Malinis? Yung ginagamit natin sa pag para wala lang amoy? Opo. Kailangan natin iba pang effects. Kumbaga, combo. May sinasabi sila kasi na hindi naman daw totally talaga nawawala ang amoy kung gumagamit ang probiotics. Sa opinion ng isang nutritionist, ano ba talaga ang nagiging silbi ng probiotics para alam namin, no? Bilang mga farmer, bakit namin gagamitin? Oh, iyon. Yung iba kasi marami na talagang probiotics na lumalabas sa market. Ang sinasabi nila, kasi nga, yung isang nagpapaamoy sa dumi is maraming bakterya. So, ibig sabihin, yung probiotics, kumbaga, ini-stop niya lang yung pag-produce ng maraming bakterya sa dumi, kaya hindi para masyado maamoy. Mm-hmm. Depende sa probiotics na ginagamit. Kasi may mga substrate sila doon eh. Mm-hmm. So, depende rin yun. Okay. Yes. So, kumbaga, ang probiotics nakakatulong sa digestion. Yun, digestion. Uh-oh. Pero meron din probiotics na pang-amoy lang. Ah, magkaiba ng gamit. May mga farm na gumagamit ng probiotics para lang doon sa maalis lang yung amoy. Hindi, kasi karamihan ng gumagamit ngayon ng probiotics, Miss Anna, pinang-pang lahat na, pang-sterilize ng sahig, ng dingding ng farm, kulungan. Tama ba yun? Depende kung ano yung... Pwede ba yun? Pwede. Pero doon sa pandingding, tapos, syempre... Eh, sinasama pa sa... Hindi yun di ba? Tapos pakakain mo doon sa... Yun din ang gagamitin mo sa baboy, parang medyo hindi yata maganda. Mm-hmm. Yes, Sir WBM. Marami naisip to si Sir WBM habang nakatingin sa... Hindi. Sa ano talaga... Ang mas nakakalam niya may yung mga macro at saka microbiologist, bacteriologist. Alam nila kung ano yung mga bacteria na dapat natin gamitin sa for digestion, like isen lactobacilli. Yung iba naman, alam nila kung ano yung bacteria na gagamitin more of fermentation, particularly kung halimbawa ang ipineferment nyo ay may mga kasamang mga animal entrails, mga meat o yung mga vegetable lang, palay, ganyan. So it's more of itim at saka alam niyo yung 'di ba meron ka tayong kalakaran na sinasabi na oh mag-ferment ka ng gulay ganito ganyan ganyan no basta't puti ang bacteria safe na yan. It is not always true. Okay.
Oh, yan. So, napakinggan nyo na yung tungkol sa probiotics, ano? Marami na tayong input yan. Pag may tanong pa kayo, may nakalimutan kami banggitin, mag-post lang po kayo ng message, ano? Ngayon, nakikita nyo sa ating monitor ang isang video na sistema naman ngayon ng iba nating user. Kita nyo, paglilinis yan ng dumi para hindi nangangamoy. As you can see, si Mrs. Nation yan. Ano ba first name ni Ma'am Nation? Ayan. So, si Mrs. Nation, Emily Nation, taga Regalado, Caloocan po siya. Ang ginagawa niya, dahil yan ay garahe at ang paligid niya restaurant, ano, parlor. Mga kainan, parlor, so residential na dikit-dikit ang bahay, hindi siya nakakaperhisyo sa mabahong amoy dahil sa yung dumi ng inahi niya, kaunti lang pag lumabas, sa dami ng kinain, kaunti lang lumabas, dinadas pa niya agad. So one way para ika nga ma-maintain natin yung magandang alagaan na lugar is dakutin mo agad, no? Plus of course yung dumi ng hayop ay hindi na ganun katindi ang amoy. So yan po ay isa sa maring yung pick-uping sistema. Yung iba naman nagbubudbod ng ipa, kami ganun eh. Binubudburan muna namin ng ipa at saka kusot bago dakutin ng daspan. Si Ma'am Noraline sa Quezon City, anong ginagawa niya? Sodas. 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 Pero nasa loob siya ng lata. Pero hindi nangangamoy kahit buksan niya. Oo. So, ganun ang mga sistema. Marami pa pong sistema yung ating mga user. At ito, tingnan pa natin. Sige po, sir. Kasi ang logic nila doon ganito. Bakit may kusot? O yung ipa? Pag hindi lang kayo mindumi ng baboy doon, syempre, madidehydrate yun. Parang aeration. Opo, opo. So, madidehydrate yun. Pagka yung na-dehydrate yun, syempre, walang mabubuhay na bakterya. Hindi siya makakamoy, walang makadecompose. Kaya yung moisture is important na pamapababa o maalis natin. Ayun. Okay, so, yan po ay isa sa mga sistema. Yung beddings, ipaliwanag nga natin, no, kung nakakatulong yon na may beddings tayong ipa para ma-reduce ang amoy mula sa farm. Yes, nakakatulong po yung bedding sa yun. May height lang po tayong requirement. Akala po kasi nung iba, dahil naglagay lang ng iba sa kanilang babuyan, ay mawawala na kagad. Hindi po ganun yun. Mm-hmm. Dapat may height. Sa research po at sa brochure na nanggagaling po dito sa opisina, around 18 inches yung height ng bedding sa iba. So, nakakatulong po yung mawala yung amoy kasi syempre gravity, yung dumi, yung ihi bumababa. Tapos yung ano medyo maselan yung nag-aalaga, pwede niya walisin din yung dumi rin doon. Mhm. Miss Ana, ito naman si Noraline. Oh. Ayan. Kasama ka diyan sa nagpunta diyan? Opo. Ayan. Kikita niyo po, paliwanag natin yung ano ba yung nilalagyan na niya na yon. Ayan. Ang pinapakain niya kasi doon sa kanyang mga baboy, is kaning baboy. Ayan. Yeah, sarap na maghalo, ayan. Ano? Nilagyan niya lang. Kaning baboy. Kaning baboy. Tubig lang yun. Kumbaga, hindi niya na yan pinakuluan. Basta kinuha niya lang yan. Tapos nilagyan niya ng dalawang kutsarang technology yung Atovi. Tapos, lalo doon sa may tubig, yun, pinakain niya na kaagad. Yung baboy niya na yan, ilang buwan yan? Wala pa yata isang buwan? Wala pa yung isang buwan. Alam ko. Okay. So, ito ay backyard. Backyard. Makikita mo, residential yan. Tabi-tabi yung kanilang mga bahay. Mm-hmm. Nasa likod lang ng kanilang bahay yan. Nangangamoy po ba? Hindi. Akala nga namin kung saan pa malayo. Yung pala, pagdating namin sa likod, yun na yun. Yun na pala yun. So, hinahanap mo sana yung amoy. Oo. Ang maamoy mo lang dyan, kasi tabi sila ng medyo ilog, yung kanal ng ilog, ang maamoy mo mo ba? Mm-hmm. Pero yung... Nasabi mo yung ilog, baka naman isipin ng mga nanonood sa atin ay saan dinadala siguro yung dumi? Yung katulad ng ginawa ni Mrs. Nation, dinadakot niya lang, tapos sa tabinan, mayroong basurahan, may balde, may sodas yun. Kasi ang dumi ng baboy pag nilagyan ng technology, buo-buo yan eh, na maitim. Uh-oh. So pwede mo nga, kung hindi ka masela, pwede mo dakutin ng kamay kasi walang amoy. Uh-oh. Nilagay niya doon. Pag nag-evaporate na, nag-decompose na yun, sa kanya nilalagay doon sa kanyang mga halaman. By the way, si Mrs. Nation, yung kanina na video, ayan, mataba ng baboy yun. Yung video ay hindi lang natin naipakita na ginagamit niya yung dumi bilang pataba sa halaman. Yes.
Nalaman din. Mga potted plants niya. Mm-hmm. Yun. So, yan po, mga pinakita namin sa inyo ang video, no, na mga dinalaw po, mga Atovi user po yan. Ito, Quezon City, kanina, Caloocan. Ang ganda-ganda ni Ma'am Noraline, ano? Mas maganda na siya ngayon, ma'am. Ah, nagsusumba yan, eh. sabi nga niya, hindi na siya masyadong nakakapag, nauubos ang oras sa pag-alaga ng baboy kasi magaan na mag-alaga. Tama, ang ngiti niya, gano'n na lang katindi, ano? Saka napakatipid sa tubig. Kasi pag dinakot mo na yung dumi ng baboy, hindi mo na kailangan isprayan ng tubig. Ayan. Tsaka ma'am, kung gusto nyo yung mga viewers natin, kung gusto nyo po reviewin yung mga videos, yung mga testimonials na pinipresent po namin sa inyo, pwede nyo po kami balik, pwede nyo po balikan sa YouTube. Hanapin, type nyo lang po yung Atovi, tapos may mga may mga titles po doon na aangkop sa mga pangangailangan, sa halaman, sa baboy, sa itik, manok, pugo. Ayan. Oo. So, pwede nilang puntahan yung YouTube. Tsaka yung website natin, ma'am, yung atovianimalg2.com. Yan. Pakibisit din po yung, yan yung VIP lounge natin. Yan. Yung tayo mag-usap. Okay. So, pwede ko kayo mag-text. Nakikita nyo yung number, Miss Ana, sa ating screen? Yes. I-text nyo po yung 0917-875-4262. Oo, at binabati natin lahat ng mga nanonood. Oh, siguro, yes. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating discussion, batiin muna natin lahat ng ating mga viewers. Okay, si Sir Carl Puliran, watching from Central America. Good morning po. Although, good evening sa inyo. Good evening ba? Okay. Sir WBA, mas malapit kaya ta dyan. Paano ba to? Si Pablo, Jason pala si Jason. Oh, okay. Si Jason Gonzalez from Dubai po yan. Sa Dubai, Dubai. Opo. Tanan niya yan. Magandang umaga. Ano daw, kaya pwedeng gamitin natural disinfectant sa pulungan ng hayop. Natural disinfectant. Sagot ko po dyan, tubig number one. Tubig. Kasi kung may sistema na po kayo at may gumagamit kayo ng Atovi nanotechnology, malinis na kagad nun. Hindi nga nila, yung dumi nga hindi nila langaw eh. Siyempre, dakutin mo naman. Baka mamaya paglaruan pa ng ating alagang baboy, ating alagang manok, dakutin nyo na kagad. Tapos, spray-spray lang ng tubig, okay na po yan. Pwede rin ng ano, halimbawa, yung natural, pwede nating gumaki ng asin. Mm-hmm. Ayan. Tunawin nyo, i-spray nyo. Aha. Pwede rin yung ginagawa ko noon nung nag-experimento ko. Isang galon na tubig, isang galon na container sa water. Yes. Ano, no? Lagyan niya lang 3 litro ng tubig. Tapos, lagyan niyo ng 1 cup ng molasses. Yes, probiotics. Molasses, okay. Tapos, lagyan niyo ng 1 kutsarang Atovi, haluin niyo. Tapos, takpan niyo yon ng cloth na malinis. Lagyan siya ilalim ng kama o basta yung dark room. Opo. Mga 4 days, pagkunin niyo, pag masim-masim ang amoy, ayun, meron na kayong probiotic. Hindi na tayo kailangan manghuli pa kasi doon sa hangin marami na eh. Oh. So, yun, doon sa yung parang bumubula, kumuha kayo doon, tapos konti-tik, maglagay kayo sa tubig na meron din, ano ba, 1 litro na, lagyan nyo ng 2 kutsarang molasses, lagyan nyo yun, haluin nyo, ilagay nyo sa spray, ispray nyo doon sa, ano ba, meron kayong babuyan na maamoy, no? Isprayan nyo yun. Mga after 2-3 minutes, mawala yung amoy. Talaga. That is very natural. Mm-hmm. Uy, marami pang sistema para ma-reduce ang baho. Ano, madandong nasabi na natin, gumamit ng bedding sa ipa, course, kolektahin agad. Si Ron Luge, si Mr. Luge, ng Pampanga, ang ginagawa naman niya, dahil siya i-pugo, pinapakolekta niya agad doon sa binibigyan niya ng ano. So, kailangan talaga masipag ka. Tapos si Sir Ron ng Bataan, anong ginagawa niya? Hinahayaan lang niya pero dahil sa mabilis matuyo eh, malaki yung espasyo ng floor at saka doon sa patakan ng poops ng dumi. So, nakakatulong pala yon. The same way with Miss Edith Duldulaw, yung bagsakan naman ng dumi ng layers nila, masyadong mahangin, kaya tuyo agad. Oh, yes. Basta tangkil lang dyan. Pababain yung basta tang sikreto lang dyan para maiwasan yung mababaho. Yung ma-dehydrate yung mga dumi. Huwag yung mabasa.
Kasi pag na-dedenate yun, tiyang wala mabubuhay na bakterya. Opo. Nabanggit nyo yung basa, sa Atovi way na ma-reduce ang baho bukod sa mag-take ng technology, farm management, ano, parte nito, what do you say, Sir WB? Yung no wet flooring, no baiting, anong pwedeng maidagdag nyo doon o paliwanag? Ano sa mga alaga natin, baboy? Opo. Tsaka yung sa mga nakakatulong ba yun para mabawasan yung baho ng farm? Well, yes, of course. At saka, noon naman, kaya natin ginawa ganun, wala ng paliguan. Unang-una, malamig naman. Kasi sabi nga na iba, nilagyan mo ng ipa, mainit yung ipa. Pero it turned out different during that time na may technology kasi yung mga baboy sumisilip sa ilalim ng ipa, mas komportable sila, mas lumamig. Nung may technology kasi doon sila nagdumi, doon sila umi. Okay. Nakakameron ng transition. So, hindi naman ganun talaga yung inaasahan natin. Ayan. Yun. Okay, so, yung po mga message nyo, pwede nyo pong i-post sa ating pong Facebook. Of course, pwede rin kayo mag-text sa ating cellphone number. Sa ating cellphone number, 0917-875-4262. Andro Payumo, watching from Taiwan. Hi! Hi. Nixie Exan, watching from LA. Paano daw, ano, ilang araw bago paliguan ang bilik? Ayan, sagutin na po natin dahil Q&A portion na po tayo ngayon. Sa amin po, bisa experience, pagkatapos pagkawalay, pwede na po maligo yan. Pagkawalay? Kasi yung iba, nagsasaksak pa ng mga vaccines. So, ang sinasabi ng mga tatanda sa amin, na, ay, huwag mong babasahin, huwag mong papaliguan. So, sinagad na po namin, after yung treatment ng mga vaccines namin, pagkawalay. Okay na. Tanitin ni Kixi from LA. Pwede pang lagyan ng Atovi at saka paano ang measurement? Okay. Saan? Oh yes, karagdagan doon sa papaligo. Kasi ngayon sa totoo lang, gatbiig pa yan pag nahiwalay, huwag na natin paliguan. So kung diligoan, ano yan lang po, nasa na lang. But, kasi sa ngayon, sobrang init, pagdating ng gabi, malamig. Oh. So may factor yun eh, kaya minsan nagkakasakit din yung mga biig. Oh. Nire-recommend natin hanggat maaari, huwag na lang din tayo magpaligo. Kung ang tingnan natin yung kulungan natin, kung medyo mainit, mag-spray-spray lang tayo na para yung humidity. Oo, sa paligid lang. Para mabawasan lang yung init sa loob. Yeah, pwede yun. Yung iba naman ginagawa nila, naglalagay sila ng basang sako. Foam. Foam o kaya sako. Yung baboy, big, maahiga lang to. Nalalamigan sila. Hindi ba sila magkakapulmonya sa ganun? Okay, hindi ba sila nagkakapulmonya? Pag too much. Uh-huh. Yun ang nag-experience natin. Bawa yung summer, nagpapaligo tayo. Daming nakakamero ng pulmon. Respiratory problem. Mm-mm. Okay. Parang sudden thermal change. Oo. Oo. Okay. Yung sinabi pa isa? Yung sinabi ni Dixie, pwede nating ilagay yung technology doon sa tubig na bake. Pero kung pinagpapakain tayo na ng solid food, doon na lang natin ilagay sa feeds. Dalawang kutsara gada isang kilong pagkain. Bakit hindi sa tubig? Pag tubig kasi, pag nilagay lang natin, naglalaro yun, lalo na yung mga biik, nilalaro lang nila yung tubig. Kasi ginaganon lang nila yon. So, sayang naman yung ating tubig at saka yung technology yung mailalagay doon. At saka, napansin ko, minsan sinasakyan lang nila kung tire yung gulong. Gulong. Tapos doon sila pupupo. Oh, tapos mamaya, doon sila iinom. Di ba? Sayang. So, nire-recommend natin pag-BX, doon na lang natin ilalagay. Nakakatuwa minsan, pero yung consequences noon, di ba? Napaka... Anyway, meron pa po tayong dapat basahin dyan, banggitin. Okay, meron pong... Good morning kay Ms. Chess in the door, Calma. Ay, oo, si Ma'am Chi. Kay Sir Jason din, Gonzales. Good morning po. Yan. Alright, meron po tayong isang tanong dito. Paano po ang gagawin namin sa digester? No, kung halimbawa, sa biogas to eh, kung halimbawa po ay nabutas ito, pwede po kaya magsimula ito ng sabog? Yung components po kasi ng combustion, kailangan niyo po ng fuel tsaka ignition. Uh-huh. So, hindi automatic nabutas yan
sa pwede sabog sumabog. Kagad yan, hindi ganun yun. Kailangan may mag-costong fire, may mag-ignite. Pwede nyo lang putakpan kagad yung digester. Marami po tayong mga DIY na mga plasters, adhesives, solutions na pwede nyo gamitin sa digester nyo. Okay. Ituloy lang natin habang nagantabay tayo doon sa ating mga viewers ng kanilang message. Ano? Ituloy natin WBA yung tungkol sa methane. So, dumumi ang hayop. Pagpalagay natin, kunyari, baboy, you know, dumumi sila. Anong mangyayari? Yung kung gusto kong ma-picture, eh, no? Kung ano mangyayari hanggang sa makarating sila doon sa taas, ano ba? Anong magiging susunod na eksena sa methane, yung mga ganyan, hanggang sa kalawakan? I'll give the mic to... Ah, yes, sir, Dave. Yes, sir. Ganito lang, kasi pag pinag-isipan po kasi, alam niyo po yung dati nangyari, may sumabog na, yung sinasabi na yung bundok ng basura, sumabog. Production po ng methane yan. So, syempre, ito na, may mga gumagalaw. So, sumasabog po talaga. Kasi, combustible gas yan. So, kaya po yung ibang nagbabiogas po, okay naman po yan kasi may treatment po silang ginagawa dyan. Tapos, alam nila kung paano i-release. Alam din nila kung paano gamitin. Opo. Yun lang nga po, yung mga solid particles na kailangan mo na itapon, sana po proper yung management din. Hindi basta-basta. Binibilad, pinapatuyo muna po yan bago natin hinahalo sa lupa. Otherwise, magiging acidic nga po yung lupa natin. Ito yung sinasabihin natin na mamatay yung lupa, yung mga ganyan. Naiisip ko lang, kung ako pala ay merong biogas setup, so nag-enjoy ako, nakakapagluto ako, but then dahil sa paliwanag ninyo, no, na yung mismong gas na ginagamit ko is methane. At ang methane, bagamat ako'y nakikinabang kapag luto ako, saing luto ng ulam, umakit sa, natatangin na hangin, umakit sa kalawakan. So, nakakapag-contribute din pala ako somehow sa climate change. Ganun po ba yung pagsira ng ozone layer? Yes. Is it right? Yes. Kasi ma'am, yun nga, according to studies, ang methane gas is 23 times worse sa carbon dioxide. Ganun katapang yun. Kaya dapat may proper disposal din yan at tamang paggamit. Hindi po pwedeng pinapasingawlan sa atmosphere yan. Kasi may mga iba pong mga basurahan, ang ginagawa po nila, sasakan nila yung tubo na may mga bed, may butas. Yes. Para dun, so, para hindi magkaroon ng methane build-up masyado sa ilalim, sinisingaw nila, which is not good naman. Meron tayong, bago magsalita si Sir WBA, meron tayong message na tinanggap sa Facebook, I think yesterday, na ang kanyang suggestion, makita niya yung post ng topic natin, sabi niya ay chimney. Basta itaas lang daw, ayos na. Hindi na mapagdulot ng baho. Or... Yung baho, yung amoy ng methane, maaaring totoo kasi mataas-taasan. No? But actually, depende sa weight ng gas molecules yan. Kung medyo heavy yung weight ng gas mass na yon, bababa ulit sa surface. But then, actually, sabi nga ni Dave, ano, mas worse ang methane compared sa CO2. If you would evaluate it, ang CO2, sindihan mo, hindi sindihan. Yung methane, sindihan. So, CO2 yung hininga ng baboy? Yung mga utot. Utot. Okay. Utot part, okay. So, kung mapapansin nyo, lahat ng tangke ng methane gas ay gawa, halimbawa, tarpaulin o plastic na pag ano, halimbawa, sumabog, tataas lang. It's more of sisingaw. Ayan. Para maiwasan yung pagsabog. Actually, ang pagsabog naman, ganito ho yan. Bawa methane gas, kay kinontain mo sa tangke. Opo. Tapos, mainit ang temperature. Walang butas. Walang butas. Bawa yung tangke ng gasulan. Opo. Walang butas. Tapos, mainit, inilagay mo sa labas, naiinitan siya. Nagiging active yung particles niya, yung atoms. Habang nag-uuntugan yung atoms na yon, painit ng painit siyang gawa ng friction. So, by that time na yung gas expansion, hindi na nakain ng container, dun lang siya sasabog. Ayun. So, yung makita ng malalaking farm, lalaki ng mga yung tank nila, pero these are made of tarpaulin. Kung halimbawa mag-expand yung gas, although nakikita mo nasa arawan yun, sumabog ma, mabubutas lang yun. And there is no fear na sasabog yun. Yun. And then, bakit mas malakas makasira ng ozone layer ko? Opo. It's because, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung CO2, hindi naman nasusunog, yung methane nasusunog. Nagkakameron siya ng intermolecular o atomic reaction pagdating sa space.
Yung mga stratosphere, yung mga lithosphere. Yes, sa gas molecules. Dahil meron ding gas doon, so pag dumating yung methane na galing dito sa baba, sa atin, nagkakaroon ng interaction. Yes, so halimbawa, katulad nung sun rays, yung radiation, ano? Pagka na yung gas molecules na methane, naging active, pwede niyang banggain yung ibang gas molecules sa space. Pwede niyang i-break yun. And then yung shield niya, yung film niya yun, unting-unting ninipis kayo. You see, kung ano po nagiging epekto ng ating mga nangyayari mga release ng methane gas. Yes, additional to that din. Kasi hindi, kumbaga, ganda lang yung ating discussion, na, ha? Pero, hindi pa, kung hindi na, kung hindi siya na-absorb o hindi na, ano, pagdating ng ulan, syempre mga droplets. Ayan, yan. So, yung mga oxygen na yan, yung mga methane na yan, bababa sa lupa. Oo. So, doon nagkakaroon ng problema doon sa mga halaman at saka doon sa lupa. Yun na rin yun. So, meron na sa ozone layer, meron na sa halaman, meron na sa lupa. Yun ang nagiging problema. Nakaka-effect din. Ma'am, yung ano, yung napapansin natin, di ba gandang-ganda tayo sa yung orangey pagpahapon na? Yung pagpahapon na tayo, yung maghahapon na, nag-iiba na, bumababa na yung araw, nakakita tayo ng sunset, nakita yung orange. Actually, these are gases na hindi healthy sa pangatawang tao, kasi nasa environment natin. Dahil mabigat siya, nandiyan lang siya. So, si nga po yung iba, umaangat yung mga harmful gases sa atmosphere natin. Pansin niyo, ma'am, yung sabi, pagka nung araw, pagka unang ulan ng Mayo, maligo ka, tanggal yung buong araw. Opo, opo. Ngayon, huwag kayong maliligo, matapang-tapang yung acid niya, kaya nauso na dito yung acid rain. Makikita niyo rin po, pagka tumuloy yung tubig ulan sa kotse, pag natuyo, may mga puti-puti. May acid marks yan, ma'am. At saka yung buong ang araw, sa totoo, yung sabi nga na, no, init ng katawan yun eh. Actually, ito, gawin niyo ah. Maglagay kayo ng temporary na shower na itaas yung mga 7 feet. Maligo kayong open air. Magbabad kayo. Pag naramdaman yung malamig na yung ano, yung katawan ninyo, kinabukasan kita niya, wala kayong bungang araw. But it is not rain. Ha? Kasi noon, mahigpit yung parents ko, hindi open na labas kasi gawa nga noon. So, but that is true. I really did that personally. Kasi tinitingnan ko, ano bang causes ito? Yung talagang init ng katawan na hindi mailabas. Opo. Yun. Yung sinasabi niya, yung acid rain nga, yun, medyo, ano rin yun, kung talagang polluted, no? Pwede magkameron kayo ng skin diseases, no? Skin rashes. Saka ubo. Marami. Saka sipon. Kasi na ulanan, yung katulad. Ulanan ka. Iba na boses mo. Uulanan ka, konti lang gawa ng ulan. May sipong ka agad, ubo. Siyempre, iba eh. Iba ng ulan. Okay. So, paano nakakatulong ang technology sa para malutas yung ating problema sa maraming farm na mabaho, pwedeng maipasara, pwedeng maireklamo at makasuhan. Since we have started this the technology came into the picture, ano? Nung maraming siguro mga after 10 years of doing some tedious experiments and trials and observation, dito ko nakita na yung technology can easily bring back the marine ecosystem. Bawa yung polluted na mga tubig, ano? Yung ano natin, siwatan ba yung mga burakay na pinasara ni Presidente? Sabugan mo lang ng Atovi yan, within a week, o kumuha ka na ng sample din talagang polluted na, yung sa kanal na. Kumakan na isang drum, isang timba. Lagyan mo isang kutsara, ba? Isang timba. No? Isang kutsara lang? Hindi. Kung gusto mabilis, nabawa, yung isang timba, yung standard. Sludge. Lagyan mo ng, nabawa, kalahating cup ng Atovi. Within a week, makikita mo, mag-iiba niyang kulay niyan, mag-iiba ng amoy. Ganyan. Oh, maganda mag-experiment niyan, ha? Hindi. Ginawa ko na mismo talaga yan. Because di ba, tulad ng sabi natin, we never say something here na hindi totoo. Opo. Yan. So, yun. And then, sa soil din, ano ba indication na organic na yung soil natin? In the tradition, 3 years, you should wait hanggang maging ano organic yung soil mo for 3 years. But? Ano ang indication? Yung mga bulate, yung ganyan, mga ano. Sa atin, nung inobserbang ko, in 3 weeks time, nagagawa na natin yun. Kapag may technology. Yes, so, 3 weeks, organic na lupa. And then,
pati sa, so we talk about the marine ecosystem, sa tubig, forest ecosystem, yan sa ano na. And then as I go along with my study and evaluation, yung ozone layer natin, kung magtutulungan lahat ng tao, tapos yung maibalik man natin, hindi man 100% so natural and organic, yung mga all natural hanggat maaari, with the technology, kaya niyang ibalik yung universal ecosystem. Ibig sabihin universal, kabuuan na to. Mm-hmm. Universe na. In what way? Because we will make the bacteria function the way they were designed before. The plants, the animals, lahat ng species, living species in this world, even the non-life matters in this world, through interaction of what we call the molecular interaction on the fields and nuclear nga. So, in that time, yung mga energy na, let's say, yung methane gas, ano na nakaka-apekto, nare-reverse niya in the near future yung mga energy para mabuo ulit yung shield na yon. But it will take years. It will take, maring sigurado wala na ako noon. Ilang taon na ako ngayon. Ano ko po millennials ngayon? Hindi, na-extend ako eh. Yeah. But that is true. I've been, marami pa rin ako ino-observan yan eh na siguro ayo someday may mamit ako na pwedeng ituloy niya yung ginawa ko. Ayan. Okay, so kumbaga kaya po nating ma-reduce ang totally significantly maalis ang amoy sa mga farm kung tayo po ay gagamit ang ating technology na kung sa baboy inihahalo sa feeds. Oh, yes. Okay, Miss Anna, sa manok? Sa manok, nilalagay lang natin yan sa tubig. Isang kutsara gada, isang ganun tubig o 4 na litro ng tubig. Mm-hmm. Sa itik, pwede rin ba yan? Pwede rin yan. Kung ano yung nilalagay natin sa manok, ganun din yung dosage natin. Isang kutsara gada, isang galon na tubig. Sa quail? Ganun din po. So, lahat ng, kumbaga may pakpak. Pwede sa tubig. Pwede sa tubig. Sa ruminants, paano natin gamitin ang technology? Miss Azardin? Maraming choices daw yan. Mm-hmm. Okay, pwede po tayo talagang mag- yung cut and carry na ten yung concentrate feeds, pwede nyo rin po haluan. One teaspoon to one tablespoon per kilo. Yan. Medyo mataas-taas lang po yung requirement. Mm-hmm. Okay. So, ayan si yan, pinlay na natin ang video ni Sir WBA kung saan ito ay sa farm at pinapakita lang dyan na unang-una dapat malinis ang farm. Unang-una yan. And of course, yung papaano yung sistema sa pag-aalaga ng baboy na sa ating pinakita dyan ay mayroong ipa. Ako na po sasagot. Yes. Yung sa ipa po, okay na po yun. Kasi makikita niyo po pag irritable ang baboy. Yung sinasabi po nila dati, ang ipa daw mainit. Opo. Pag nakita niyo po yung mga baboy na nakatira sa mga ipa, preskong-preskong matulog eh. Sitting pretty actually. Mm-hmm. Tapos syempre, yung management, kung nakakita ka naman ng dumi, eh syempre, ayaw mo naman, alaga mo yan eh. Ayaw mo naman, walisin nyo na lang walisin po yun. Walisin na para... Pero yung mga ihi-ihi nila. Oo. Sorry po sa nag-aalmusal. Pwede yun na po sila hayaan dyan. Oo. Tapos hindi yun po kailangan paliguan. Mm-hmm. Tapos hanggat from pagkalagay yun sa kalagay dyan, up to in harvest, dire-diretso na po kahit walang liguan yun. Ang importante po kasi sa hydration, yung pampatay natin sa init, hindi naman po paligo eh. Mm-hmm. Dapat uminom sila ng tubig. Opo. Hydrated parate. Ayan. Bago natin basahin pa yung iba pa pong message, ay focus natin itong sample lang po ito ng farm. Nakikita nyo naman ito. Meron ditong painuman dito sa gilid. Okay, so, bubapatak siya. Hindi sa loob ng kulungan. So, hindi nababasa yung loob, kundi sa labas din. Mayroong kanal eh. Yan po ang kanal. Ito naman ang fabricated na feeder. Okay. Binuboost yan, tapos babagsak doon. Mautak naman ang baboy eh. Kapag wala ng feed sa labas eh, dinudunggol niya yung ano eh, no? Okay. Batang-bata pa si Sir WBA dito. 25 years old. So, doon may makikita kayong tangke ng tubig sa taas na paliwanag mo, Sir WBA. Ano bang rule dyan sa paglalagay ng tubig? Actually, yung tangke doon, yung kulay puti, no? Water tank yun. Yes. Tapos mayroong pipe dyan. May pipe na nakalinya. Mayroong nakalinya. May nakalinya dyan. And then, yung drinker na yun, yung automatic drinker, but then naglagay pa rin ako ng valve para makontrol ko yung flow. Oo. Kasi ang baboy, naglalaro ng tubig yan. So, para makasave, kinokontrol ko yung flow. Yung drinker, yung pag pinindot niya,
yung enough lang na may lumalabas. Lakas, yung flow. Kasi yung baboy, na-observe ako na nagsisip siya eh. So, marunong siya. So, ganun na lang para hindi maka, ma-ano, yung bang wasteful sa tubig. Ayun. Okay. And so, then, as kung ma-observe nyo dyan, very enclosed, kasi yun ang ginawa ko talaga, violation. In-enclose ko, para gusto ko makita how far na mabubuhay itong mga baboy na to kung enclosed. Kasi lahat ng gases na andon, masusuffocate sila. Mm-hmm. Pero so far naman, boy, maganda naman ng buhay naman. Magkakasama pa actually mga hayop dyan. Yes, so. Oo, dahil sa mayroong baboy, may manok, may itik, mayroong quail, no? So, yan po, habang nagpi-play ang video, ay tatanggapin po namin ang inyong tanong, no? At ito po ay mula po sa ating mga viewers, and of course, babatiin natin yung iba dyan. Yes. Kamusta, Arlene Almasan and Jason Nadal? Hi! Hope you're in good health. Yes, in good health. Yun po. As ma'am Dixie po, nagpapasalamat. Sabi, maraming salamat. Napaka-accommodating ninyo. Ilalagyan ko pa din ng NBM yung piso sinadjust ni Miss Ana. Oo. Para mas maganda yung ating pag-aalaga. Meron pa din siya dito. Yun po ba? Ay, yung po ba 1:5 na pwede, na pwede pag-starter? Ipakain sa mga pag-grow na mahal po kasi ang pig-grow na. Tinatayin ko lang. Nabanggit pa yung pig roll up naman, okay naman yan. Maganda lahat, yan. Yan. Maganda yan. Pig roll up, may pig roll. Lahat, oo. Oh. Magaganda yan. Opo. May iba po ako, balikan ko po yung video ni Miss Yes. Ana. And Miss Ann. Opo. Ma'am. Yes, sa video po natin na yan, napakakalaki ng mga baboy. Buhay po yan, sabi nga ni Sir WBA. At ipa po ang kanyang hinihigan. Gaano ka kapalang ipa na yan, ano Sir yan? WBA? 18 inches. Kasi noon, lagpas na, isang ruler. Oh, nung araw kasi, natatandaan yung Korean technology. Doon ko pinattern yan eh. Di ba yung Korean technology? May ipa. 1 cubic meter. So, meron ka dong ipa, meron kang asin, merong lupa. Sa kanila, no? Korean. So, paghalo-haloin mo yun. Opo. Eh, sabi ko, kung mag-alaga ako ng 500, di 500 cubic meter yan, paano ko haluin yun? Hindi nga, no? Mag-viable, oh. Hindi. Tapos, may asin, magkano ang asin. Tapos, twice a week yun, mag-spray ka pala ng probiotic. Mm. But then, nung ino-observahan ko yun, ang daming may sakit. Mm. Ang daming may sakit na hayop, yung mga respiratory. Hanggang naisip ko lang, sabi ko, ano kaya at ipa lang ang gamitin ko. Actually, nung ipa ko, 1 cubic meter, so malalim. So, nung naisip ko yung ipa, ang logic mind is, pag dumumi yung baboy, makukutan ng lipa, ng ipa, pag nahiga niya, mapipisa, makukutan ulit ng ipa, ipa? And then, madidehydrate siya. Magmumukha na siyang palitaw na binalutan ng nyog. Tapos, later on, this is based on theory, ha, yung theory. Later on, siya, pag hindi ka niya, dehydrate niya, magpupulbo siya, pupunta siya sa ilalim. Ganon. Kaya yung flooring niya, simento, may inclination para yung ihi niya, mag-i-slide lang, papunta rin sa kanal. Tapos meron akong catcher doon para makuha ko yung ihi. So, but after using it for 1.5 years, na walang palitan, nung hinukay namin yon, kalahati lang ang yung nabasa. Hindi nag-penetrate. Ay, sabi ko, mahal yung tapos, di siyempre, kami yung baliktad ng baliktad, nakakapagod, ganyan. Minsan, kukunin, tutuyin pa, kakapagod. Tinititigan ko yung baboy. Itong baboy naman kasi, di ba yung uso nila, yung suyod. Sinusungkal. Ayan. So, sabi ko, bakit kaya hindi na lang sila pagtrabahuhin ko? Kaya nireduce ko no 18 inches. O doon ng 18 inches, sila na yung bungkal ng bungkal, di natutuyo naman siya. So, na-minimize yung ano. So, ang ginagawa ko dyan, yung ipa, pag talagang basang-basa na yan, nakukunin ko at tutuyin ko. Mm. Papaltang mo niya. Pagkatuyo na, ibabalik ko. So, naggamit ko yun ng 1.5 years yung ipa na yon, na pinaltang ko lang yun, naawa, nagno kasi full boost na. Nadurog pala. So, yun. Yan. Yung nung kinuha ko yun, yun yung ginawa kong fertilizer. And then later on, minsan nagtataka, bakit ko konti nakukuha kong dumi? Kasi makikita, pag nagtagal, hanapin ko dumi, wala na. Yung pala, nung minsan in-observe ko yan, nung dehydrate niya, pagka yung nahigaan ng baboy, nag-ano siya, parang nag-explode na in terms of dust yung molecule. Ayun. Nagiging alikabok na siya. Sumasama sa hangin. Kaya pala wala na akong makondumi. Ayun.
Napupulbos. Okay. Sa monitor ho, nakikita nyo yung nipple drinker na kinokontrol po ang lakas, pressure ng tubig para hindi masyadong maaksaya. Yeah, kasi kung sumisirit na ganyan, maaksaya. Maaksaya. Eh, yung baboy pa naman, minsan nakasubo lang yan, tulo ng tulo yan. So, ang laki ng cost nyo sa tubig. Ayan. Ayan yung valve. Diyan ko kinokontrol yung flow. Yun. Pagka yun eh. Yan yung tama-tama. Oo. Tatakpan natin yung dibdib niya. Kunti pa. So, luwagan pa ng konti. Ayan. Ayun. So, yan po ay sample lamang. Marami naghihingi ng design yung inyong feeder na yan eh. Actually, pwede. Dino-drawing ko na lang yan. Actually, yan. Ginagawa natin yan based yung kakayahan nilang kopyahin. Kasi yung experiment innovation mag-assist yun. Pag opo, perfected, saan natin pinakikita sa gayahin na lang nila. Ayun yung water tank. Opo. Siya, continuous yan. So, hindi sila nawawala ng tubig. Dapat na nakahiwala yun, no? Bukod lang yan. Hindi pwedeng isama sa linya ng tubig na inumin ng tao. Ay, wag. Kasi yung bakterya, baka bumalik sa makakuha niyo yung bakterya ng ano, ayaw. Eh, big no yun. Huwag yung gagawin. Yan. Paano po kayo nagre-replace ang tubig doon? Meron akong inilagay na automatic valve yan. Na pag napuno na yun, yung parang sa toilet yung flush. Opo. Pag napuno na yung float na yun, ano na siya? Magkakarga uli. Hindi, titigil na kasi mababa. Ah, titigil na, oo. Pala, pagka bumaba ulit siya, pagka, wala dun, na rin magkakarga. Doon magkakarga. Kaya laging puno kasi. Ang galing. Hindi alam ng iba nating mga, ano yan, farm owners. Tama yung sistema ginawa nyo, parang sa CR. Flush, flush. Hindi, tsaka yung kasi di ba local water yan. Pag misa wala silang tubig, may tubig pa ako. Ngayon, mautak talaga si Sir WB. Yes, sir. So, ayan po. At ang oras na ngayon ay alas na 20 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ba, meron pong mga nanonood pa sa atin. Salamat. Si Sir Kevin, nandiyan. Kevin, kamusta ka na? Oo. Dan na siyon. Malata Peter. Oo. Ayan. Kayo po ay maaari ding magpasok ng mga ika nga ay nato opinyon, mensahe. Ayan. Lagi po nating ika nga ay titignan yung mga problema sa farm, no? Kailangan po nating ibigay sa atin yung mga tanong. Baka meron kayo nais na itanong. I-post lamang po sa ating Facebook. Saka yung gusto nila po, ano yung gusto nilang i-gawin nating topic na problema nila sa farm. Yes, pwede, so, yun, pwede. Pag-usapan natin para mabigyan natin ng solusyon. Mm-hmm. Si Sir Johnny na siya na siguro sila mag-asawa ay nanonood sa atin ngayon. Na, eh, kanina ho, ipinost namin yung video na nangungulekta ng dumi si Ma'am Emily. Yun. Ay, maiba lang ako, ma'am. Sa mga o-orders po ng Atovi, Nano Base Mix, 1:5 Hog Budget Feeds, ANF, paki-post po o itawag niyo po sa amin or i-text yung order sa 0917-875-4262 para ma-accommodate po namin kayo kagad between 8:30 ng umaga up to 4 in the afternoon. Mm-hmm. Tapos doon sa mga papunta pong norte, nasa norte po kami this coming Tuesday and Wednesday, yung mga gusto pong umorder para maisabay na po Wednesday namin instead na iintay natin next week. Ah, next week. Oh, sorry. Yun. Ihahatid ko na po sa ibang bus companies, mga bus terminals, sa mga courier services. Tapos kung nasa ruta naman po namin, isasabay na rin po namin yan. Mm. Opo. Yung isa pa po nating concerns, Sir WBA, kung halimbawa, ginagawa kasi ng iba to at tinatanong din sa atin, halimbawa, hindi po kami gumagamit ng technology. Paglabas ngayon ng dumi, as part of my farm management system, i-sprayan ko na lang siya ng tubig kasi ayaw nilang gamitin ng tuloy-tuloy. Parang sinisip nila na mamahalan sila or gastos. So, i-sprayan na lang ho namin yung dumi paglabas sa puwitan ng hayop. Pwede po ba yon? Nawawala po ba ang amoy ng ganon or tama ba? Hindi. Gawa ng kailangan, i-break natin yung protein chain noon. So, ang gagawin natin, bawa ilagay nyo sa tangke o sa balde. Tapos, yung isang kutsara ng Atovi, lagyan nyo sa isang cup ng molasses, ihalo nyo doon, lagyan nyo nato, tapos takpan nyo. Yung may singawan na. Yun, hamon yung mag-ferment. Oo. Kasi siguro nakita lang nila yung tunggo sa dumi lang. Pero yung pakinabang na makukuha mula sa technology sa iba pang bagay. Meron din, kung masipag sila, ginawa ko rin to, nakolekta ko yung
hindi ko alam, hindi mabaho yun, ano? Nakalatag lang siya sa lupa. Tapos yung kanina tinuro kong probiotic na conventional, i-spray nyo lang yun, tapos takpan nyo ng plastic. Mga after 3 days, i-spray nyo net. Magiging humus yun, yung parang putik na. Mm-hmm. Ayun. Until finally, although, hindi iba siya talaga yung, kasi ang kaiba nung ginamitan mo na agad siya, nung kinain niya, kasi nakuha niya yung antidigestion na i-convert sa karne. Kung meron na lumabas na konti yung excess na beyond the capability of the animals to convert, yun lang yung tatapon. Na po. Na, konti na lang yun. Mm-hmm. Na which is kailangan din naman ng plant na kung kinukuha natin yung beneficial bacteria para itulong na i-break na agad yung chain na yun para pag na-decompose siya, na nasa chemical form na siya, pag ibinigay natin sa halaman, mas madali naman siya ma-absorb. Ayun, okay. Ito po, tanong naman nito sa mula po sa Facebook. Of course, may idadagdag din ako. Kasi itong tanong ni Sir Roger, yung pong white corn, no? White corn, Miss Anna, na mabili kasi ngayon dahil wala nang nagkakaubusan ng NFA rice. So, mas marami na rin po ngayon na bumibili pagkain ng tao, white corn. Yes. Depende sa yung mga root crops, yung mga kamoting kahoy. Opo. Ayun, mas healthy nga yan. Pero paano yun? Eh di makakahati tayo dun sa pwedeng gamitin sa pakain sa hayop? Mahal ba yung white corn kung papakain ko sa hayop? Kasi may ano yan eh, dun sa feed grain, merong pang baboy, may pang animal, may pang yuban na tinatanim naman ng mga farmers. Yung mga farmers na, yun, nabibili natin sa market na lalo nag sa Isabela, Nueva Ecija, yan pang animal grade ang tinatanim nila. Mm. So, yung white corn, meron din naman pang animal grade. Meron kaso, din. Ang ginagawa dyan, o ang mas ginagamit natin, yung yellow corn, kasi mas mababa yung protein at saka energy level ng white corn. Ba, ganun yes, pala yun, ano? At saka kung gagamitin natin yan sa mga layers, may effect kasi dun sa kulay ng yolk. Mas maganda gamitin ang yellow corn kaysa doon sa white. So nakakapagpatingkad pala ng kulay yes, ng yolk, yung yellow corn kaysa sa white. Yes. Ooh. Saka yung corn na pang animal, iba ang lasa. Hindi niyo magugustuhan. Saka matigas. Ah, kasi nagtry na po kami dyan noon nasa Pilipinas ako. Sinain nyo. Kasi may nakukuha kami sa mga bulk bike na truck. May mga buo. Yung isang tao namin doon, isang tao doon, hinimay. Tapos pwede daw gawing bungalaw ang tawag doon. Baka sinain. O, sinain. Talagang mauubos yung kahoy mo, hindi pa siya nalabot. Kasi pang matigas talaga siya. Saka noon, nung araw kasi, di ba, nung Marcos time, di ba, yung mais, kinakain, ano, as kanin. Hindi kami nakatikim noon. Gustong-gusto ko makakain. Nung malaki na ako nandito, akala ko isa lang yung mais. Bumili ako sa poultry supply, pinagiling ko. Nung iniluto ko, sama ng lasa. Sama ng lasa. Magmula. Magmula no, ayoko nung kumain. Mali pala. May panghayop pala. No? Kaya nga yung, nagtanim kayo ng mais, ano, sa bukid. Ninana ko kasi yan eh. Mm. Sabi nga nung isang kaibigan natin, actually, ang peste naman, hindi naman insekto. Yung kapitbahay. kapitbahay. So, yun ang problema. Pagka yung kapitbahay nyo dating mabait, nag-iba ang gali, eh, sigurado kumuha yan ng animal grade na mais. Ah, ganon. Dahil nainis siya. Hindi, nag-ugaling hayop. Hindi, joke lang. Okay. Pareho daw ba ang yellow corn na US at saka yung hindi US? Yes, magkaiba po. Bakit daw lagi nire-recommenda ni Miss Anna sa formulation ang US soya? Sa market po, puro US soya ang mabibili natin. Wala tayong local. Ganun pala. So, totoo na wala po tayong local soya na may bibili sa Pilipinas. Lahat po na nabibili natin, kahit kung saan nyo yung nabili. Divisoria. Ano po yan? Imported po soya. Talaga? Kasi yung hindi pa sa yung soya maliliit yan na tinatanim natin, although meron tayo, yung processing po na wala po tayo sa Pilipinas pa na. Pero yung protein, yung protein content ng US soya tsaka yung sa atin, pareho din. Magkaiba pa rin po. Kasi mababa iba yung variety na ginagawa nila o ginagamit kaysa doon sa, dito po sa napoproduce natin. Mm. Iba yung variety po. Mm. Pero alam ko, may mga nagtatanim na ng soya sa atin. Meron na po. May mga talagang mga NGO na na talagang nagpoproduce na sila ng soya na sana
matuloy para meron na rin po tayo dito sa Pilipinas. Actually, yung problema sa atin, ano, kaya naman nating i-provide lahat at yung lahat ng ingredients na kailangan natin sa hayop. Ang Pilipino kasi may ugaling ayaw, pag may pera ayaw nang mahirapan. Oh. Kaya yung iba naman mababait na negosyante, they will not import, mas gusto nila magpatanim dito para mabigyan ng trabaho ang tao. Ang problema naman, yung bibigyan mo ng trabaho, mareklamo. Oo. Yung ba? Gusto nila mataso. How can we compete in the world market kung ganyan ang attitude natin? Mm-hmm. Diba? Okay. Lahat binigay na nga, ang gobyerno nagbigay ng support sa mga farmers. O yung pag-ano, yung pag-aani ng palay. Diba? Mag-ano ka na mga laborer. So, pakakainin mo yun, pasiswerdihin mo, tapos tamad pa. Ngayon, para maka-maximize lahat, nag-provide ng government ng yung mga pang-harvester na siya na puputol, siya na yung magtatanggal sa ano nung palay dun sa puno, babalatan niya, nakasako pa. Ang ginawa ng tao, sinira yung ano, yung machine. Kasi nga nawala sila ng trabaho. Mm-hmm. Pag sila man naman may trabaho, nakakawa naman yung nagpatanim. So, we cannot grow pagka ganun yung attitude natin. Mm-hmm. At ang pinakamapangit pa, yung nalaman ko na bawa, maganda ka magtanim, sinasabugan nila ng bubog yung rice field. Oh, wag naman. Hindi yung farmer, di sugat-sugat yung paa. Kaya yung farmer ngayon, pag nakita, nakatraktora, nakaboots na, ayun nang tumuntong sa lupa. Hindi naman siya nagsusuplado kasi baka mahiwa yung paa nila ulit. Aha. Oo, wag naman ganun, ano? Hindi, totoo yan. That's true. Konting information din rin sa soya. Meron din naman po tayo mabibiling Argentina soya, Indian soya. Meron po tayo na. Ang problema nga lang, medyo mababa yung kanilang nutrient. Kaya yung US soya, mas suitable at saka mas bakit mas mababa ang sustansya? Pareho lang namang mais. Mais na yellow corn. Ay, soya. I mean, soya. Oo, pareho lang naman soya. Sa rendering kasi, saka yung variety na ginamit ng US soya. Iba kasi yung processing side sa US saka sa Argentina. Kung familiar sila doon sa Argentina soya, ang itsura po kasi ng Argentina soya is medyo brown, dark brown, at malalaki yung granules. So, mas mababa yung protein nun, around 44 to 45. Kasi ang US soya, 47 to 46, kaya or 48, minsan pag pinapa-analyze natin, maganda yung rendering nila, mas mataas po yung protein. Yung ating local soya, yung sarap yun eh. Ang kain po, masarap yun. Nakatikim na ako. Ilan ng protein? Yun po, pag gano'ng mga fresh lang po, nag-around 12 to 15% na nga. Mas mababa po pag fresh. Pero pag nirender mo na, pinatuyo mo na. Kasi ang kukunin mo lang, hindi nakasama yung halos dun eh. Kasi yung first Lob layer lang. Na yun, may balat. Yun, halos ang tawag po doon. Hindi po nila sinasama yun. Yung pinaka-meat lang. Yung laman lang. Yung laman. So after nun, kinukaha pa rin para ma-process yung pinakamataas ng protein. Kotile doon na lang. Yes. Pero, mas lumalabas na mas mahal pa tayo. Wala naman tayong tax eh. Oo. Hindi na rin dito eh. Oh yes, mas sa local natin, mas mahal po. Kaya mas gusto nila mag-import kasi mas mura. Yan yung sinasabi nga natin na kung lahat lang tayo mag-iisip na as a team, paano natin tutulungan yung wag na yung bansa natin. Kung paano natin tutulungan yung sarili natin para bumita. Kasi kung lagi tayong import ng import, ang pinayaman lang natin yung bansa, samantalang kaya naman natin dito. Gagawin ng Pilipino, hindi, mag-a-abroad na lang ako. Pagdating mo doon, magtatanim ka rin ng soya. Itinanim mo soya, dadaling dito. Diba? Tapos bibilin ulit natin. O tapos yung kakainin ng pamilya mo rin, pinadadala mo, bibilin. Sino pinayaman mo? Kaya nga. Pero yun ang problema eh. Kasi kung may talagang fully support tayo ng government, kaya naman kasi may mamalaking company na kayang mag-budget para doon. Kaso, yun nga, kaya sa lang, tax. Kaya lang, ang support problema ng government, kaya na. Yun lang. Kaya na anyway, po bahala. Isa pang sa Q&A natin, meron si Sir Arnel, hindi ko nabuhin yung pangalan niya, no? Ang laging problema niya, maganda naman ang pids niya, kumbaga commercial pids talaga, hindi naman yung mix-mix na kung ano-ano lang. And then, hindi siya makapagpalabas ng magandang klase ng itlog. No? Ang kanyang alaga ay itik.
No? So, hindi siya makapaglabas ng magandang klase na itlog. So, ang pinayo na ng Team Atovi dyan ay palitan ng feeds, no? Maglagay ng Atovi, ng NBM. Pero sabi niya, hindi pa rin daw nababago ang itsura nung itlog. Anong reaction niyo? Opinion niyo? Ganito. Kasi kung yung itik niyo, nabili niyo ng ready to lay, baka ho yan yung tinatawag natin balikbayan. Ah. Ang ibig sabihin ng balikbayan, yung matatandang ano na yan, yung itik, tapos pinamolt lang nila para magpalit ng balibo. So talagang bagong-bago. Akala mo talaga. Yes. Not unless you can get it from somebody whom you can really trust. Or gumawa kayo yung maliit pa lang, kayo magpalaki, sigurado naman kayo doon. Marami kasing naano ganyan. Mas safe pala pag nag-alaga ka nung sisiw muna, gasa malaki. Miski yung malaki-laki na, yung malapit na. Pulet. Oo. Hindi yung pulet, yung medyo. Medyo. Oh, kumbaga teenager. Alam natin na hindi pa siya mangingitog yung that size. Ay, mas sigurado doon. Mas nasimulan nyo na po gamitan ng technology, BM, ng Atovi. Mas napoprolong nyo po yung production period ng ating mga alaga. Okay. Now we go to yung benefits na makukuha ng ating, kung ang solusyon ay technology, para po masolusyonan yung baho, no, mabawasan, maiwasan natin ang maireklamo ng kapitbahay, barangay, at maipasara. Banggitin naman natin ngayon sa ating mga viewers kung ano naman ang magiging pakinabang nila kung, alimbawa, unahin natin sa baboy, sa fatteners in particular, anong may bibigay ng technology? Mapapakinabangan na nag-aalaga, farm owner, kung lalagyan nila ng technology ang gagamitan ng technology ang baboy, fatteners. Based on our experience, yung halimbawa, gumamit na kayo ng mga magagandang fitness sa market, yung kung available, magaganda naman dahil dyan eh. Not unless, hindi naging honest yung manufacturer. Okay? Suppose na halimbawa, maganda yung fitness. From birth to reach 80-85 kilos, ang nagagamit, ang nakukonsume lang na ano, to reach 885 kilos ng baboy, mga 3.5 to 4 bags. Yun lang yung nakakain. Tapos, ang nakukonsume na Atovi niyan, mga parang 500 grams lang, more or less, per head. Yun. So, from there, at saka good quality, ang mababang cholesterol, manipis ang taba. Yun. And then, yung mga medication na ginamit niyo dyan, lahat ng antibiotic na prescribe ng mga magagaling nating vet. Opo. Walang naiiwan na residue miski pa test nyo. So even na yung may basta sinunod lang yung protocol natin na. Miski may high blood ka, naka-heart bypass ka, pwede mo kainin yan. Yung karne na na-produce ng technology. Kahit yung taba. Opo, kahit yung taba. Kasi maraming mga senior. Kumbaga yung baboy. Kaya maraming senior na gusto makakain yan, pero alam naman nila hindi na pwede. Ngayon pwede na. O pwede, basta susundin lang yung protocol na yan na ano. Kasi subok na natin yon. Okay. At marami na tayong ganyan. Opo. And then, well, that is one of the advantages. Opo. Na pwede na lang. And then, sa inahin po. Sa inahin? Opo. Sa inahin, ang ano natin dyan, mas yung parity niya, sabi nga, maximum 7, napoprolong pa natin yon. Hanggat malakas yung katawan ng inahin. Giving them a proper nutrition, marami pa rin iaanak yan. Tsaka yung quality ng semen nung bor. Mm. Ayun. Marami pa rin iyanak yan. Tapos, mataas ang livability. Okay. Maraming gatas. Yung pamamaga ng ano niya, daddy niya. De, tapos, yung scouring ng piglet natin, nami-minimize yun. Okay. Apo. Ayun. Okay. Sir Dave, ano naman ang benefit sa pagpapakain ng WHBF or 1:5 budget feeds? Kasi sila sa panahon po ngayon, medyo may kataasan na talaga yung cost ng mga feeds. Gusto naman natin yung high quality na feed sa pagkain sa mga alaga natin. Hmm. Pwede pa rin niyo po gawin yan. Dadagdagan lang po natin ng 1:5 hog budget feed para ma-maximize lang natin yung pinapakain natin sa ating alaga. Ang comparison po yan, parehas yung cost pero mas marami kang napapakain. Mas satisfied. Basta syempre, mas marami. Natatimes, more than times kasi natin yung cost eh. Mm. Yung value ng pera natin. Mm. Eh, so, namamaximize natin. At the same time, happy yung alaga natin. Mm-mm. Ngayon, ang isa pa, nakakatuloy ka ng negosyo. Kasi pag medyo nasasaktan ka sa pagkain sa alaga mo, baka itigil mo yung negosyo. Oh. So, hindi mo natutuloy. Isa pong factor yun. Oo. Yun po. Kumbaga, wala kang mabahong farm, pero
hindi ka makapagpatuloy dahil sa mahalang cost ng feed. Oh, wala ka na mabahong farm kasi wala ka na rin alaga. Pwedeng gano'n. Ay, nako. So, magagamit natin itong 1:5 hug budget feed. Feeds to reduce costs. Lower the cost. To lower, okay. Pero advice rin namin, gumamit po kayo ng Atovi, yung Wonder Powder, at yung NBM para madagdagan yung nutrition tapos ma-utilize at tama yung mga inputs natin yung sa ating mga alaga. Kung tatanggapin nga ng ibang growers, hanggang finisher, kung gusto mo starter feeds ang ihalo mo sa hog budget feeds, papasok pa rin yung budget mo. Mas masustansya pa yun. Kumbaga, may halo man o wala, pasok pa rin sa budget. Yes. Yun, yung, yun yung maganda doon. At saka ang kagandahan siguro, if I may add, ay pwede natin pakain ng 1:5 hog budget feeds simula sa walay hanggang sa? Yes. Hanggang sa finisher. Ibenta. Yes. Pati inahin, barako, pwede. Ang masarap pa doon, ma'am, yung mapapansin sa dumi nila, ang konti. Mm-hmm. Tapos walang amoy. Mm-hmm. Kasi pag kasi kami ngayon, inoorient namin yung mga paslit namin, yung mga 4 years old, 5 years yes. old. Inoorient na namin sa hindi naman sa, maging magsasaka ka, mag-alaga ka. Hindi naman sa, inoorient na namin sila na may ibang means ng source ng food. Mm. Talaga tinuturo namin, source ng food to, hindi to pet. Kasi to grow your own. Yes, baka kasi sumamaloob ng bata pag pinatay yung manok, pinatay yung baboy, asasama. Inoorient na rin namin sila na ito, pagkain natin. Favorite okay. po pa nga yan. Ayan, okay, punta naman natin si Miss Anna. Miss Anna, yung mga poultry, yung broiler and layers, marami tayong mga viewers niyan. Paano naman makakatulong ang ating mga technologies na ito? Ayun, sa layer, katulad kanina na sinabi na makakatulong doon sa thickness ng shell, ng itlog, mapaprolong pa, imbis na 1.5 to 2 years lang, mapapakinabangan mo yan kung maganda management natin, 3.5 years, pwede nating gamitin yan. Tagal, no? Pwede nating paitlogin pa yan, nasa 80 or let's say, sabi mo, 70 to 80% kaya niya. Mm-hmm. Kaya ba yon? Sa broiler, nasa 28 days lang makaka-harvest ka na. Kasi actually nga, meron na tayong user na 21 days, 1.25 na, si Sir Dan Cubaria. So, yung isa naman, nasa 28 days, 1.5 to 1.8, naka-timbang siya ng ganung... yung isa, 20 days yata, 1.1 kilos na. So, napaka malaking pakinabang at marireduce din pa rin yung kanilang amoy ng dumi. So, marireduce siya. So, we understand the applicable yan, hindi lang sa layers and broiler. Sa itik, sa geese pwede, sa rapid pwede. So, nabanggit mo yung ruminants. Paano naman ang benefits na nakukuha sa technology ng mga ruminants? Yun, sa cattle, sa goat, yun, ano yan, mas, kasi pag kambing, pag sinabi mo, mahirap yan pa patabain eh. Tsaka kasi mabaho, di ba? Maanggo. Oo, yun. Isa yun, benefit natin yan pag nag-carne tayo ng baka or kambing, marireduce yung anggo ng meat. So, walang masyadong langaw pag nag-slaughter ka, hindi siya masyadong malasa. Yun. Alright. Pati rin sa aqua, isama na natin, pati isa. Isda, isama na natin yan, kasama rin po yan. Ayan. Okay, salamat Miss Anna. Ngayon puntahan naman natin ang ating mga viewers. Si Marvin ba nabasa na Marvin Jun na ba? Ha? Hi. Ito Ben Kakarita, wala nang bayaban. Punta ko. Patilla. Direk Arianna join. Ito Ben Kakarita, ko ano? Pwede po ba sa start ng 1:5? Okay. Pwede. Pwede, ano? Sa starter. Grabe na. Okay. Miss Anna, pwede daw ba sa starter ang 1:5? Yes, pwede po. Actually nga, meron tayong user na biig pa lang hindi naihiwalay. Kasi kumakain yung inahe na ano pa, kinakain ng mas gusto niyang kainin ng biik yung sa booster feeds kaysa doon sa ano. kasi mas nakasanayan niya una yun eh. Hindi. Napansin ng owner na mas yung palatability ng ating 1:5 is maganda. So doon pa lang introduce pa lang natin sa mga biik kakainin nila, depende po sa pagpapakain natin. Mm. Okay.
Si Mr. Romulo Clarin, pwede daw ba ipainom mga Atovi sa parakeet yung ibon? Ano po ang formulation, Ms. Ana? Oh yes, basta mga ibon, isang kutsara gata, isang galong tubig. Yan na po ang ating... Ang isang galon ay... 4 na litrong tubig. So, yun po ang ating dosage ng ating technology. Okay. So, may isa tayong viewers, Mr. Bernard. Good morning, Team Atovi. Thank you po. Ang ganda ng topic niyo for today. Today, lahat ng tanong ko nasagot na. Wish ko lang talaga maipakita si WBA sa camera. Sabi ko na nga ba. Camera live eh. Hindi po siya nasa likod, nasa tabi po siya. Hindi lang sako po ng camera. Hindi pa po siya kasi napuntahan ng ating makeup artist. Ayun. Ano pa? Wala na? Anton Liton from USA and Argentina. Hi! Morning. Hi, morning po. Morning, Philippine time. Si Rudy Padilla from Asigan. Good morning po, sir. Tsaka si... Asingan. Pangasinan. Si Abeheto Gargarita from Saudi. Hello si po. Si Mr. Payumo sa Taiwan. Good morning po. International talaga tayo. Lahat po ng ating mga OFWs, mga migrants na pabalik na sa bansa natin this year, no? Lalo na marami ngayon pabalik. Pwede ho kayong dumalaw sa office? Pwede po. Paturo. Magturo tayo sa kanila na habang nandun nagpe-prepare natin. Ano ba yung manok-bagos nila? Hog patinig? Miski dito lang, i-ano lang natin. Para doon pa lang sa Saudi, meron siya. Pagbalik nila dito, meron na silang uumpisa. Kumbaga, nagsiseminar na sila sa atin. Yes. O, tapos nagko-coordinate na rin nila dito sa Philippines kung sino relative nila. Opo. At saka, katulad din na, sana matchempo natin. Kasi marami din ho kami dito na men in uniform na mga nasa service, mga military. Dami, actually. Actually, dito, nanonood, tahimik lang ho sila. Nag-aalaga sila ng baboy, may mga nok, may mga layers, saka sa mga palay. At least sabi nga nila, at least kung ma-question kayo, may pwede kayo pakita na ito pinagagalingan ng bata ko nakabili. Kasi nagulat nga ako, nakabili na siyang kotse. Kasi kung iisipin mo, gumagawa siya ng hindi maganda. Dagdag kita, ginagawa pero, niya. Pero actually, yung sabi nga niya, yung kinikita niya ngayon sa negosyo niya sa baboy, may pugo pa, no? Mas malaki compared sa sinisweldo niya. But then, sabi ko nga, just go on with your, yung sa trabaho mo. Kasi maganda rin yan, yung connection mo. Iba pa rin yung nanyang sa trabaho mo, marami kang nami-meet. So, yung ganyan ginagawa. So, nagpa-prosper. Same thing doon sa mga men in uniform, military men natin, na lalo yung mga paritar, pero mas maganda rin hanggat bata kayo, nakakapag-umpisa kayo. And you must remember, huwag niyong kakalimutan ng agriculture. Ang population natin is growing so fast. Technologies, industrialization is growing so fast. But then, maraming nakakalimot sa farming. Kaya nga doon nag-umpisa yung cultured meat eh. Opo. Saka yun. Susunod, di kumakain kayo. Wala na pala mga poultry. Wala saan na. Nagkagaling? Puro flavor na nga lang mangyayari niya later on. Basta wag lang pupunta doon sa istorya ng Soylent Green na yung mga senior naman. Wala na pa kinagawa ng biscuit para pagkain sa tao. Oh, sige. Basahin po natin na iba pang messages na pumasok. Good morning po. Sa Minister Marvin Navaja. Good morning po from Victoria City. Salamat po sa Atovi. Ang anak ang inahin ko na walang problema. Fourth parity na po niya. Wow. May isa pa po congrats. Ako. Next week pa po. More power. Salamat sa technology. Okay. Congrats. Thank you. And of course, si Marvin. Sir Marvin, pag isang baka sa next or schedule natin na sana makausap ka namin dito, tawagan ka namin and then magkwentuhan tayo dito sa Farmer's Talk. Parang inspirational talk din niya sa ibang mga nakikinig. At kung okay lang, baka pwede tayong Facebook Messenger or Skype, mapakita na dito. Yes. Makita siya na. Para maipocus niya, no? Yung mismong alaga niya. Yes, makapagturo din siya, makapag-share kung anong ginagawa niya. Just giving some ideas to sa ibang gusto rin mag-engage sa agriculture. Lalo na OFW. So, okay, may mga bago tayong join, nag-join? Hey, Sir Nelson, Jelson Mancha. Good morning, more power, Jelson Mancha in Oman. Hi, Oman. Kumusta kayo dyan? okay. Meron pa po ako nice na itanong naman. Miss Ana, may mga rules na nag-govern, no? Dito sa ating paksa na tungkol sa mabahong amoy. Mga farm, may mga
rules tayo, may batas tayo sa bansa na sinusunod para doon sa ating mga may farm ngayon at hindi pa alam. Ano ang pwede natin ma-share sa ating mga farmers? Oh, yes. According to dito sa ating sa rules, kasi yan yung pagrereklamo, una kasi yan, nasasakop niya ng DNR sa una, no? So, papasok yan, kakausapin yung Laguna Lake Board, oo. So, ayan, depende yan ha sa pag-uusap LLDA. Nila. LLDA, oo. Tapos, may kasama pang isang branch o sangay ng pamahalaan, yung Pollution Adjudication Board. Ayan. So, itong mga to, mag-usap-usap yan kasi pupuntahan nila o ibibisit nila yung isang malalaking farm or backyard farm kung nasunod sila sa mga rules na kailangan hindi maamoy yung farm, sumusunod sila dun sa proper disposal. So pag na nakita nila na medyo may illegal or hindi maganda yung kanilang pag-aalaga o nagkakaroon ng reklamo sa violation kanila, violation, doon papasok yung mga LGU, yung mga local government, barangay, municipality. Yes. Nila magkakaroon sila ng ordinansa. Mm. Kasi itong mga to, sila yung mismong gagawa ng ordinansa sa kanilang mga barangay-barangay o bayan-bayan. Kaya dyan noon na pumapasok dyan, sa ngayon, ang ordinansa ng bawat barangay, sa ngayon na, nag-start pa yan last year, kailangan ng alagaan nyo lang is dalawang baboy. To be considered as backyard. Backyard. Backyard lang yan. Okay. Dalawa lang. Pinapayagan mag-alaga. Dalawang baboy lang. Pag yan ay naging tatlo, at nireklamo ka ng kapitbahay mo, pasara ka. Uh-oh. Yan yung sinasabi nila na Kahit hindi nangangamoy, ipapasara kasi may isang pinsan o kapitbahay na nainggit. Kasi pa sila nag-aalaga, ba't ako hindi? Oo. Ay kumikita, ay pupunta ng barangay kasi unang barangay mo na kasi ang pupunta sa iyo. Eh tapos makikita yung kapitbahay na may alaga na pag dati wala namang dating mga kwintas. Paglabas may kwintas na. Oo. Katulad na lang bagong pinababang TV. Oo, di ba? Halimbawa na lang natin yung isang user natin ng Atovi. Yan mga 20 heads lang yung inaalagaan niya. Ngayon may 3 na siyang in-head. Oo, ang laki, no? Di nag-Atovi siya simula nung galing tong abroad eh. Yung mga kapitbahay lang, hindi nagre-reklamo. Ang nagre-reklamo sa kanya, pinsan pa. Kamag-anak. Mga ilang kilometro, ang layo eh, naamoy daw. Naamoy niya. Naamoy niya pa sa lubong. Naamoy, oo. Nagkaroon siya ng supina galing barangay. Sinireklamo. So, kilometro na yan. O, kilometro na. Ang problem, ang ano lang dito, sabi ko sa kanya, kumuha siya ng mungkahi sa ating kung ano yung gagawin niya. Kasi nag-technology naman. Ang sinabi din ng management na maglagay tayo ng petition sa kapitbahay na kung talaga reklamo. Eh kaso parang nag-silent na yata. Okay. Oo. Yun ang isa natin eh. Hindi mismo yung kapitbahay. Isang magiging problema natin yung mismo nating kamag-anak. Bago pa natin basahin yung iba pang ano, susugan ko lang yung sinabi ni Miss Anna. Para naman hindi ma-subjudice, ano? Magiting ko lang na may isang malaking farm sa Tarlac. Ito ay, I think, piggery. At ngayon may kasalukuyang kaso to. Nagsimula ang kaso September last year. Na inireklamo to ng mga residente at saka may mga pangunahing grupo or personalidad na inireklamo ito sa mayor's office. But hanggang sa desisyon na ng sanggunian, pero nagkakaroon ng conflict ang mismo mga, ano ba tawag doon, mga konsehal, pati yung mga matataas opisyal. So, lately, nagkaroon ng desisyon, pero hindi pa to sarado ang kaso, na ipatigil ang operasyon. Somebody contested that. Ang sinabi ay, you have no power. Ultra vires, para bang hindi mo kapangyarihan na magpasara, wala kang ganun. Ang konseho. Ang sabi ay, hindi kayo ang dapat magpasara dyan. Eh, paano, hindi lang yung concern na yan. Ang concern nung nagsasalita ay, paano iba pang negosyo? Bigla nyo lang pagpapasya na ipahinto. Hindi lang yung piggery, ganun, ano? Hindi lang agriculture. So ngayon ay tuloy-tuloy ang kaso, pero merong mga opinion ng ibang official doon na tulad daw sa ibang bansa,
hindi mo basta ipapasara kahit nangangamoy. Kasi kailangan mong balansihin ang kita na pumapasok sa lokalidad at sa buong ekonomiya ng bansa. Hindi mo basta siya ipatitigil dahil yung pera, sayang para bang ganun. Yung sakaban na papasok, ay siyempre nakakatulong din naman. So, babalansihin mo bukod sa hindi lang basta reklamo ng residente. Tsaka isang pagkaalam ko dyan, limbawa, source of income, livelihood na isang tao, hindi mo pwedeng basta ikat. Kasi gugutumin mo yun. Hindi pwedeng ganun, source of life. Kasi nung araw, may naging kaso na ganyan na truck naman yun, nakabangga. Eh, ginagamit sa negosyo yun. In-impound ngayon. Noong in-impound, binalikan siya ng metrak, dinimanda yung mayor. Kasi, hindi pala tama yung kung mga, ano, okay, liminday, pero yung truck, hindi pwedeng hold kung anong ginagamit sa paghahanap buhay. May kaso na, ano, pero haman din. Okay. So, ito ay nabanggit lang natin dahil nga sa issue ng mga mababahong amoy na pwede kay reklamo, pwede kay pahinto. So, marami pong ganyan. Mag-ingat po tayo. And of course, yung payo ng grupo, ng Team Atovi, kung kami sa inyo, wala pong mawawala na gumamit kayo ng technology para makatulong sa inyong negosyo. Isa po tayong message coming from Mr. Arnold Leonor. Sa layers po, paano po gagamitin ang Atovi sa mga manok na may, sa layers na may coryza? Yes, ang coryza kasi yung sipon. Sipon niya ang coryza. So, ang gagawin lang po natin, isang kutsara, sasaturate natin ng medyo concentrated yung technology yung lalagay natin sa tubig. Isang kutsara sa 2 litrong tubig. Then, ibibigay. Then, yun po. Kung pwede natin i-separate yung may coryza, i-separate natin para yun lang ang ating titreat. Yun naman, yeah, nung araw may kaso kami niyang ganyan sa North. Okay, apa. Malaki yung ano. So, ang dami nang namamatay eh. So, ang sabi ko dun sa owner, lawyer yun eh. Sabi ko, kung ano, computing niya rin ah, yung sa isang litro yun, isang 5 grams yun eh, isang kutsarita. Tapos, dun sa pagkain ng manok, lagyan yun isang kutsara. Ipapakain natin ngayon. Ngayon, ano ba, ngayon hapon. Kinabukasan yan, makikita nyo na yung reduction sa mortality nyo. Saka yung recovery. Basta, in 3 days time, mga 80-90% recover dyan. Sabi ko, i-quantify nyo, magkano ba yung magamit yung Atovi dyan? Pero, ang iinumin, kakainin naman yan, ganito lang eh. Pero, magkano ba yung manok nyo? Yan. Kumbaga, i-quantify, not because nagagawa ng Atovi, ng technology, gano'n. Opo. Eh, kung malulugi ka nun, ba't mo naman magagamitin? Kaya nga. Kumbaga, no. And then, pasalamat tayo kay Sir. Sir Marvin, oh, thank you. Si Mr. Marvin po. Willing. Willing. Doon po sa ating mga nanonood, kasama natin sa Farmers Talk. Abangan nyo po, intervene po natin. Mag-share sa atin. At sa Sabado na yon. Yes. Po, Sabado na daw po. Miski hindi mo nakakausap, ha? Hindi po. Sige po. No problem. Sige po. Willing po ako. O, di. Sabihin eh. Okay yon. Okay. Interview natin si Sir Marvin sa next Saturday. Yan. Sir Marvin, thank you so much. And then we have, wala na pa, si Nel, Luis, Malayba. Bangibang. Maraming salamat po. Po. Malapit na po kaming salamat sa inyo na mag-end dito sa ating Farmers Talk. But of course, meron po kaming Facebook na pwede nyo laging bisitahin at magtanong kayo, magpag-guide. No? Pwede po kayong doon nga, mag-seminar na rin sa Facebook. Oh. Sa Atovi Nanotechnology Facebook page, saka sa Walter Alvarez Facebook account, sa ating VIP lounge natin, yung sa website sa atovianimalg2.com. Pwede rin po kayo mag-text saka mag-tumawag for orders. Sana po yung orders around 8:30 to 4 o'clock in the morning, ng hapon. Ng hapon, oo. Kasi marami tayong mga nangangailangan din ng 1:5. Actually, malalayong lugar. Tayo, summer, the yes. Palawan. Tsaka i-remind din natin, pagka yung Tuesday broadcast po natin, this is more of discussion natin ng mga awareness. Yes. Yung, pag Tuesday. Yeah. Ano ba yung mga pagkain na kinakain natin ngayon? Ano ba to? Akala ba natin safe? Ganyan, ganon. Kung baga no, anything that concerned about our health. Yung mga ano. Yun ang ating mga focus pag Tuesday Farmers Tuesday. Talk. Oh, awareness, health, parang health Opo. Awareness, yung mga pagkain na kinakain natin. Yun. Ayan. Okay, so meron na po kaming natitira na lamang na 2 minuto at hayaan nyo po na amin po namang
hingin ang payo, may iwang mensahe ng ating mga partners dito. Simulan natin kay Miss Anna tungkol sa ating pinaksa ngayon. Yes. Yun nga, kung nagre-reklamo yung ating mga kapitbahay, so andito na yung solusyon. Gagamitin nyo na lang para maiwasan natin yan. Kung hindi man talaga, yung iba nagre-reklamo dahil sa inggit, so tingnan na lang po natin yung maitutulong natin sa ating mga kapwa. So, gumawa na rin tayo ng sarili natin para kung paano tayo kikita. Mm-hmm. Yun po. Salamat po. At dun sa nag-iisip po, yung nagpa-plano o yung gumagamit po ng ating mga biogas, pwede niyo po tuloy yan, nasa sa inyo po yan. Pero i-weigh po natin kung ang business po ba natin ay magpo-produce ng biogas o pag-aalaga ng ating mga livestock. Mm-hmm. And Sir WBA, thank you Sir Dave. Doon naman sa ating mga farmers, kung ano yung mga ginagamit yung feeds, lahat ng inputs, mga medication, lahat ito magaganda yan. Ang maitutulong ho ng technology dyan ay yung ma-utilize yan, magamit at walang maiwan sa karne na makakasama sa pagkain ng tao. Mm-hmm. So kumbaga no, wala hong masamang tinapay. Lahat po katukatulong kami. Ayan. So narinig niyo po ang payo at mensahe ng ating mga kasamahan dito representing our Team Atovi. So kami po ay papaalam na. Maraming maraming salamat po sa inyo. Of course, yung ating po namang yung ating mga listener na pwede pong mag-text sa amin, continue lang po kayo. Di ba, Miss Anna? Text lang po. Text lang po kayo. And then, yun na. Kami po ay papaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, yung pong ating, ayan, yung ating kasing video ay yan, bumabalik-balik po. Pasensya na kayo, live tayo, no? Okay. So, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others. Magandang umaga. Morning. 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 Bye-bye. Po.